Magandang araw sa lahat. Welcome back sa ating channel. Ito na naman po ang inyong kinagigiliwan, ang Delta Stories TV. Isa na namang kwento ang ating mapapakinggan na tsak magpapaibig, magpapakilig at magpapa-excite sa ating lahat. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-subscribe at pindutin na rin ang bell para updated ka sa susunod ko pang mga videos. At i-comment na rin ang inyong saloobin sa comment section. Maraming salamat po. Hindi maiwasan ni Hannah na maingit sa mga kaibigan na pawang may masasayang love life. She also wanted someone who would make her life sweeter and whisper words of love to her. So she decided to take a break from her demanding job. Ang aatupagin na muna niya ay ang paghahanap ng boyfriend. Dane, Hannah's horrible boss, was the only hindrance to her plan. Hindi ito pumayag na iwan niya ang kanyang trabaho dahil may mahalaga raw itong ipapagawa sa kanya. Kailangan nilang magpanggap na engaged para makuha ng firm nila ang isang malaking account. Bakit pumayag si Hannah? Napilitan lang ba siya? O curious din siya kung paano maging fiancé ng nakakainis pero napakagwapong boss niya. Lovers and more lovers. Saan man idako ni Hannah ang mga mata ay tila ipinamumukha sa kanya ni Cupido ang successful projects nito. Ang mga couple na umiinom sa isang baso na may dalawang straw. Nagsusubuan ng pagkain, nagkikindatan, o nagtitinginan ng malagkit. Ang cheesy lang, pero hindi siya natutuwa sa kakornihan ng mga young couple sa kanyang paligid na halatang preparehong in love. She was green with envy. I hate lovers. Miss Beautiful, order namin yan. Wika sa kanya ng isang customer sa G-Spot. She noticed that he was cute. Magliliwanag na sana ang mukha ni Hannah, kaya lang ay nakita niya ang babaeng nakahilig sa balikat ng cute na lalaking pumansin sa kanyang kagandahan. Of course, you're no longer available. What did I expect? Halos lahat naman ng cute guys na kilala o nakikita ko ay may girlfriend o secret lover na. Grrr! Ibinagsak ni Hannah ang baso ng mocktails sa mesa ng dalawa. Napatuwid ng upo ang girlfriend ni cute guy at binigyan siya ng di kagandahang tingin. Pero kapag ganoong nagsiself-pity siya ay wala siyang pakialam sa buong mundo. Enjoy your drinks. Wika niya at lumayo na sa mesang iyon. Kung hindi lang masyadong maraming customer ng gabing iyon ay lalabas muna si Hannah. Kailangan niya ng espasyo mula sa masasayang couple na nakikita at nagpapaalala ng kanyang status. Eternally single. Hannah, baka napapagod ka na. Papalitan na kita. Paalis na rin naman si Vito. Wika ni Yanni na nakaupo sa gilid ng stage katabi ang half-Japanese boyfriend. Wala akong sinabing uwi na ako. Kadarating ko lang, babe. Wika ni Vito. Nandito ka na bago kami magbukas. Talaga? Nawawalan ako ng sense of time kapag kasama kita. Para kasing huminto ang oras tuwing nakikita ko ang maganda at bilugan mong mukha. Bilugin mo ang mukha mo. Sapakin kita dyan eh. Muling bumaling sa kanya si Yanni. Sige na Hannah, take a break. I'm fine. Kung tutuusin na hindi ka na dapat tumutulong sa amin pagkatapos ng set ng banda mo. Okay lang yun, no? Hindi naman nakakapagod kumanta. Saka tutulong rin sa akin si Vito sa pag-serve ng mga customer. Total, ayaw pa niyang umuwi. Hindi tumutol si Vito sa suwestyon ni Yanni. Basta dapat may kiss ako mamaya. Huwag mong iparinig sa kaibigan ko ang pagmamanyak mo. Kunwari ka pa, gusto mo rin naman ng halik. Shut up! Sige, magpapahinga na lang muna ako saglit. Wika ni Hannah sa magkasintahan na palagi na lang nagtatalo basta may pagkakataon. Pero kung mayroon man siyang kakilala na sobrang mahal na mahal ang isa't isa, sina Yanni at Vito iyon. Parang normal na paglalambingan na ng dalawa ang pagbabangayan. Perfect match talaga ang mga ito.
Hannah wondered if she would ever meet her own perfect match. O magiging single na lang ba siya habang buhay? Nakaka-depress ang huling naisip niya. Pakiramdam niya ay na-drain na ang kahuli-hulihang energy sa kanyang katawan. Umakyat siya sa kanilang pahingahan sa second floor. Ibinagsak niya ang pagod na katawan sa malambot na higaan. Kung tutuusin, ay sanay naman si Hannah sa mahabang pagtatrabaho at puyatan. But now, her body was drained of all energy. Nakatulog siya. Paistorbo naman ng tulog mo. I want a hug. Napabalikwas si Hannah nang makita si Joe na nakaupo sa gilid ng bunk bed. Punso! Niyakap niya ang kaibigan. Namiss mo ba ang kakulitan ko? Sobra! Anong ginagawa mo sa Pilipinas? Umuwi ako dahil malapit ng 75th birthday ni Grandma. Hindi siya pumayag na wala ako sa celebration niya. Kasalukuyang sinusundan ni Joe ang pangarap na maging stage actress sa Broadway. Ilang buwan na rin ang nakalilipas nang lumipad ang kaibigan patungo sa States. Ang huling balita ni Hannah ay nakakuha si Joe ng role sa isang much-anticipated Broadway play. Gustong asana niyang mapanood iyon pero siguradong hindi niya maisisingit sa kanyang very hectic schedule. Ikaw, bakit ka nandito sa itaas? Kompleto ang grupo natin sa ibaba. Ikaw lang nawawala. Nagtatakang tanong ni Joe. Nagsidatingan pala silang lahat habang tulog ako. I'm sure kasama rin nilang significant others nila. Mas madidepress lamang si Hannah kapag nakita ang mga kaibigan na pare-parehong may nobyo na. May naisip siya na nagpaganda maski paano sa kanyang mood. Edi, magkalayo kayo ni Roxanne. I'm sure mamimiss mo na siya ngayon, Joe. Nood tayo ng movie bukas para makalimutan natin ang kalungkutan. Actually, magkasama kaming bumalik ni Rickson sa Pilipinas. School holiday nila eh. Nasa ibaba pa rin siya. Napanguso si Hannah. Kala ko pa naman may karamay na ako. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magiging single sa gitna ng happy couples? She sighed dramatically. Inakbayan siya ni Joe. Don't worry. Someday, marireveal din sa'yo kung sino ang prince mo gaya ng nangyari sa aming lahat. Kaya, maging happy ka na. Hindi kami sanay na nakikita kang ganyan. Pinilit ni Hannah ng umiti pero hindi niya magawa dahil natatakot siya. Tila mas seryoso kaysa sa iniisip niya ang epekto ng kanyang pag-iisa. Hindi malaman ni Hannah kung ano ang uunahin sa santabak na trabahong nasa ibabaw ng kanyang desk. Alos lahat ng mga iyon ay nangangailangan ng urgent attention. Bakit ba kasi napaka-demanding ng career na pinili niya? Nag-ring ang company-issued cellphone niya. After 5 minutes, hiniling ni Hannah na sana ay hindi na lang niya sinagot ang tawag. Nasa kabilang linya si Mr. Burrido ng SoCare Meds. He was complaining that his pharmaceutical company was not getting enough media coverage despite the oddles of money he was paying their PR firm. Kinuha niya ang files ng SoCare Meds at binuklat. Sir, tumaas naman ng 60% ang sales ng products niyo according sa figures na... That's enough. Halos mabingi si Hannah sa sigaw ni Mr. Burrido, kaya nailayo niya sa tenga ang cellphone. I want our sales to increase by 300%. Kapag hindi nangyari ang gusto ko, maghahanap ko ng ibang PR firm na makapagbigay sa akin ng resultang hinahanap ko. Maraming beses nang nakarinig si Hani ng ganoong klaseng pagbabanta mula sa mga kliyente ng PR firm nila na ang akala ay mga magician sila. Nagagawa rin niyang palamigin ang ulo at baguhin ang isip ng mga ito tungkol sa pag-pull out ng account sa kanila. Pero ng mga sandaling iyon ay hindi ang pakalmahin si Mr. Burrido ang nais niyang gawin. Gusto niyang sumigaw at ibagsak ang telepono pagkatapos. Pero siyempre, hindi niya iyon maaring gawin. Ganito na lang sir, i-review ko ang media relations program na dinesign ng team ko para sa Soccer Meds. Titingnan ko kung ano pa ang magagawa namin para doon. I'd better start seeing an improvement next month or I'll tell your boss to fire his competent employees, especially you. Matapos ang pag-uusap nila ni Mr. Burrido, ay gigil na pinindot ni Hannah ang end call button. Ikaw ang mas nangangailangan na uminom ng mga gamot na ginagawa ng kumpanya mo, psychotic businessman.
Ang pakiramdam ni Hannah ay isang toneladang stress ang nadagdag sa kanya sa lublang ng ilang minuto. Inilabas niya ang compact mirror at pinag-aralan ang mukha. Oh no! May wrinkles na sa outer corners ng kanyang mga mata. Parang magbe-breakout din ang kanyang skin. May nakakapakasi siyang bumps na sa kanyang pisngi na hindi malayong maging full-blown pimples sa susunod na mga araw. Nakakainis? Pumapangit na ako? Sino pa ang mainlove sa akin kapag ganito ang itsura ko? I'm sorry, Miss Lagdameo. Are you saying something? Muntik nang mabitawan ni Hannah ang compact mirror nang marinig ang isang baritonong boses na pag-aari ng kanyang boss sa GTA Public Relations na si Dane Alcazar. Pinihit niya ang inuupuang swivel chair para sa binata. Medyo napigil pa niya ang kanyang hininga na ordinaryong pangyayari na lamang sa kanya at sa ibang mga babaeng nakakakita sa kanyang boss. Kung pisikal na kaanyuan lang kasi ang pagbabasihan ay masasabing walang kapintasan si Dane. He was tall, handsome, hot, stylish, and everything a male model or celebrity should be. Pero kung ikokonsidera ang ibang bagay tungkol kay Dane, ibang usapan na iyon. Para sa kanya, ay walang perpekto sa lalaking wala nang ibang alam gawin kundi pahirapan ang mga taong nakapaligid dito. Nothing, boss. Wika ni Hannah. Ngumiti pa siya upang pagtakpan ang pagkapahiya. Sa dinamirami ng makakarinig sa kanyang sentimiento. Bakit ito pa? I thought I heard you say something. Nangungunot ang noo na wika ni Dane. Bakit may national lang yung boss? Ilang saglit pa siyang tinitigan ni Dane na tila tinitimbang kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Maya-maya ay iniba na nito ang paksa. Marahil ay naisip ng binata na nag-aaksaya lamang ito ng panahon sa pangungulit sa kanya sa isang bagay na walang kinalaman sa business. Puro negosyo lang kasi ang alam ng kanyang boss. Kung hindi lang niya kilala ang mga magulang ni Dane, ay iisipin niyang hindi totoong tao ang binata kundi business robot at nagkataon lang na ginawang napakagwapo ang inventor nito. Sino ang tumawag kanina? Tanong ni Dane kay Hannah. Nakita pala siya nito habang kausap si Mr. Barredo sa phone. Nasa tabi lang kasi niya ang private office ng binata na gawa sa salamin ang mga dingding, kaya nakikita pa rin ito ang mga nangyayari sa firm na iyon. Si Mr. Barredo? She bit her lower lip. He's one of our top clients right now. May problema ba? Hindi pa raw sapat sa kanya ang sales growth ng products niya sa direct outcome ng mga publicity na inayos ng team namin para sa kampanya niya. Gusto niya matriple ang sales ng mga gamot na minamanufacture nila. Triple? Lumalim ang kunot sa noo ni Dane. Pagkatapos ay nawala rin. Kayang-kaya mo na yung gawa ng paraan, Miss Lagdameo. Sinulya pa nito ang mamahaling relos. May appointment pa ako. Kailangan ko nang umalis. Ngaling-ngaling ibato ni Hannah ang hawak na salamin sa likod ni Dane nang maglakad na ito palis. Hindi man lang kasi nakisimpatya ang binata sa emotional and mental torture na pinagdaanan niya sa mga kamay ni Mr. Barredo. Mas kinampihan pa nito ang imposibleng kliyente. Pero bakit ba nagtataka pa ako? Parehong-pareho na sila ni Mr. Barredo na slave driver. Kapag ako na puno, magre-resign na talaga ako dito. Hannah contemplated on that thought. Matagal-tagal na rin niyang kinukonsiderang umalis sa kumpanyang iyon pero pinipigilan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngayon ay mas malakas na ang hangarin niyang makawala sa kanyang trabaho na pakiramdam niya ay sumasabotay sa kanyang personal na buhay. Kapag nag-resign siya, pwedeng ang pagkahanap ng boyfriend na lang muna ang aatupagin niya. I like that idea very much. May PBA games ng gabing iyon kaya maraming tao sa Smart Araneta Coliseum. Naroon din si Hannah at ang kanyang mga kaibigan. Sinamantalan nila na nasa Pilipinas pa si Joe. Nagplano sila ng gimmick kung saan bawalan magsama ng fiancé o boyfriend
at bilang dagdag sa pahirap. Sina Mark, Vito, Adam at Rixen na muna ang pinagbantay nila sa G-spot ng araw na iyon. Wala naman maski isa sa mga ito ang nagreklamo. Huwag daw silang mag-alala at mag-i-enjoy lamang sila sa kanilang lakad. Anong tingin niyo sa desisyon ko? Tanong ni Hannah sa mga kaibigan habang naglalakad sila. Sinabi niya sa mga ito na itutuloy na niya ang matagal na planong pag-alis from PR firm. Sa tingin ko, kailangan mo uli iyang pag-isipan, Hannah. Wika ni Joe. Baka nagagaya ka lang sa akin? Natatandaan mo ba nung magkaroon ng boyfriend sina Ate Shay, Yanni at Anna? Bigla ko na lang naisipan na magpunta sa New York? Tama si Joe. Depression lang yan at naghahanap ka ng gamot doon. Hindi solusyon ang pagre-resign mo. Wika ni Shay. Pero kinakain ng trabaho ko sa PR firm ang malaking bahagi ng oras ko. Hindi ko na tuloy mapagtunan ng pansin ang pag-aasikaso sa personal kong buhay. Nakatutulong pa nga ang trabaho mo para makapag-socialize ka, di ba? Hindi ka naman tulad ko na nasa kusina maghapon. Wika naman ni Anna. Pero puro trabaho lang din ang nasa utak ko tuwing nasa social events ako o may minimit akong client. Hindi naman pwedeng magpa-cute ako sa mga lalaki dahil napaka-unprofessional niyon at baka hindi ko rin mapansin na may problem na palang nangyayari sa event namin dahil wala roon ang focus ko. Pangangatwiran naman ni Honey. I think you really like your job. Ilang beses mo na kasing sinabi na aalis ka roon pero hanggang ngayon ay nandun ka pa rin. Ibig sabihin ay hindi mo talaga maiwan-iwan iyon. Wika ni Lainey. Mas gusto kong magka-boyfriend ngayon kaysa sa karir ko. Alam ko na. Bulalas ni Yanni. Huwag ka mag-resign, Hannah. Humingi ka na lang ng bakasyon sa boss mo. Ang sabi mo, kailangan mo lang ng time para maasikaso ang personal na buhay mo nang hindi nakikigulo ang professional obligations mo. Kapag nagbakasyon ka, makakawala ka rin pansamantala sa trabaho mo. Mas magandang ideya nga iyon. Para kung ma-realize mo man sa bandang huli na mamiss mo ang corporate world, ay babalikan ka pa. Wika ni Shay. Naisip ni Hannah na parang okay ang mga suwestiyon ng kanyang mga kaibigan. Marami pa naman siyang vacation leave na hindi pa nagagamit. Naputol ang pag-uusap nila nang may marinig na malakas na yawan mula sa Araneta Coliseum. Mukhang natapos na ang first game. Wika ni Lainey. Magsisalabasan ang mga tao diyan. Bilisan na natin para makakuha tayo ng magandang pwesto. Wika naman ni Anna. Teka, pwede bang magpunta muna sa restroom? Kaninang-kanina pa ako tinatawag ng kalikasan eh. Request ni Joe. Sasama na kita. Muna na kayong pumasok. I-text nyo na lang kami ni Joe mamaya kung nasaan kayo uupo ha. Wika ni Shay. Sumama na rin si Yanni, kina Joe at Shay sa restroom habang sina Hannah, Anna at Lainey ay pumasok na sa studio. Medyo kalmado na ang mga tao pagpasok nila. Wala na kasi ang mga basketball players sa court at inihahanda lang iyon para sa sunod na game. Kaya lang ay nakakabungguan naman nila ang mga taong papalabas. Ilang beses na muntik nang masubsob si Hannah sa mga upuan. Nang mapalingalinga ay nalaman niyang hiwalay na siya sa mga kasama. Hindi niya makita sina Anna at Lainey. Nasaan na sila? Biglang umingay na naman ang buong stadium. Parang mas malakas pa ang hiyawan ngayon kaysa nang matapos ang unang game. Ang katakataka, parang ang mga babae lang ang naghihiyawan at nagtatalunan at hindi ang mga lalaki. Anong nangyayari? Tumingin si Hannah sa court. Wala pa rin naman doon ang susunod na basketball teams na maglalaro. What was making all these women excited? Pagtingin ni Hannah sa giant LED screen ay nasagot ang tanong sa kanyang isip. May lalaking tumatakbo sa stadium. Wala itong suot maliban sa dark blue na jockey shorts. Hindi nakikita ang mukha ng lalaki dahil nakatakip sa ulo nito na pulang bandana na binutasan sa parte ng mga mata at bibig. Kaya malinaw na ang magagandang pangangatawan nito ang tinitilihan ng mga kababaihan. Inaalaw palang ganito dito? Napapailing na wika ni Hannah.
parang nakaka-iskandalo kasi ang nakahubong lalaki. But in all fairness, he really had a great body. He was hot, and he did not need his face to prove it. Itinaas ng lalaki ang hawak na placard. It said, "I lost a bet to my friend. Now I need to find a girl to kiss." Mas pinagkaguluhan ang lalaki. Hindi na nakatakbo pa ang lalaki dahil naipit na ito sa mga babaeng kusang nagboluntaryo na tumulong sa predicament nito na maghanap ng mahahalikan. Mukhang namimili na ang lalaki sa mga babae nang mapatingin sa direksyon ni Hannah. Kumislot ang kanyang puso. "Teka, bakit ko ba naiisip na ako ang tinitingnan niya samantalang hindi ko naman masyadong nakikita ang mga mata niya? Saka, napakaraming tao dito para mapansin pa niya ako." Inalis ni Hannah ang tingin sa lalaki upang ituloy ang paghahanap ng mga upuan na mapopestuhan nilang magkakaibigan. Pero bumalik lang uli sa lalaki ang kanyang mga mata na gusto pang pagmasdan nito. May kung ano kasi sa lalaki na hindi madaling ignorahin. Isiniksik ng lalaki ang katawan paalis sa crowd ng mga babaeng nakapaligid dito. Kumislot na naman ang puso ni Hannah dahil tila sa direksyon niya pupunta ang lalaki. Tiningnan niya ang mga katabi. Puro lalaki ang mga iyon. Lumayo na nga ang mga katabi niya sa kanya dahil tila na-sense rin ng mga ito na siya ang pakay ng lalaking nakahubo na ilang metro na lamang ang layo sa kanya at patuloy pa rin sa paglapit. Her heart was beating wildly now. Nais umatras ni Hannah pero hindi naman sumusunod ang kanyang mga binti. Huminto ang lalaki sa harap niya. Napatingala siya sa natatakpan nitong mukha. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng lalaki, may pakiramdam siyang guwapo ito. Weird, pero may naramdaman si Hannah na koneksyon sa lalaki habang nakatingin sila sa isa't isa. Hindi na nga niya marinig ang sigawan ng mga tao dahil pakiramdam niya ay nagkaroon sila ng sariling mundo. Binitiwan ng lalaki ang hawak na placard. Pagkatapos ay hinapit sa sabewang at hinalikan. It was in a way a light kiss. He was kissing her as if she was his girl and they were in the privacy of an enclosed room, not in a stadium with thousands of people watching them. Nakabukas pa rin ang bibig ni Hannah nang matapos ang paghalik ng lalaki sa kanya at binitiwan siya nito. Ngumiti ito. Pagkatapos ay tumakbo na uli para magbalik na ka kung saan nang gagaling. "Hannah, okay ka lang? Inumin mo itong tubig para may masmasan ka. Gusto mong pepehan kita? Hannah, pumalik ka sa amin." Natauhan si Hannah nang pumalakpak ng isang beses si Joe sa tapat ng kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga kaibigan na nakapalibot sa kanya. Halatang alalang-alala ang mga ito. Bumalik kay Hannah ang mga nangyari kanina. Pagkatapos ang halikan ng lalaking nakahubo sa stadium, sa sobrang pagkapahiya ay tumakbo siya palabas. Tinawag siya ng mga kaibigan at sinundan. Sa harap ng isang fast food restaurant na sila nagpang-abot. "Hay, sa wakas, bumalik ka rin. Akala ko sasama ka na talaga sa mga engkanto eh." Nakahinga ng maluwag na wika ni Joe. "Hannah, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit para kang naging sisisa kanina na nagtatatakbo?" "A guy kissed him in the stadium," wika ni Lainey. "Torridly," dagdag ni Anna. "No kidding, may humalik talaga sa'yo?" Tanong ni Shay. Tumili ng malakas si Hannah at ipinapadyak-padyak ang mga paa. "I'll take that as a yes," wika ni Shay. "Sana pala hindi na lang ako sumama kina Joe at Shay para masaksihan ko rin iyon," wika ni Yanni. "Who was that guy? Bakit niya ako hinalikan? Hindi ba niya alam na hindi ako nahahalikan sa buong buhay ko? My future boyfriend was supposed to be my first kiss, not him." Parang nais na namang tumili ni Hannah dahil sa panggigigil sa lalaking humalik sa kanya. Napakahalaga ng bagay na kinuha sa kanya pero para dito ay parte lamang iyon ng laro at ng kaibigan nito. "How dare him? Hindi niya ako dapat idinadami sa pustahan nila. Lagot siya sa akin kapag nakita ko uli siya," ang sabi niya sa kanyang isip. Ngunit na pagtanto ni Hannah na malabong makita pa uli niya ang lalaking iyon. Hindi na pala siya makakaganti sa ginawa nito. "Kalimutan mo na lang yun.
Kahit tinalikan ka ng lalaking iyon ay hindi pa rin iyon matatawag na real kiss. Dahil wala namang consent mo, isipin mo na lang na hindi sinasadyang napadikit sa simento ang mga labi mo. Paayos sa kanya ni Anna, kinapa ni Hannah ang mga labi. Without wanting to, she remembered the softness of that mysterious guy's lips, his mint-flavored mouth, and the solidness of his body against her. She shivered, and it was not because she was cold. Did you like that guy's kiss, Hannah? Naghihinalang tanong ni Lainey. Hindi makuha ni Hannah na magsinungaling sa mga kaibigan kaya tumango siya. Hala, nagustuhan mo naman pala ang halik ng lalaking yun eh. Wika ni Joe. Teka, anong ibig sabihin nun? Nagustuhan ko lang iyon dahil bago sa akin ang malikan. Pagdadahilan ni Hannah. Hindi maiwasan ang katawan ko na mag-react sa new experience na iyon. Pero katawan ko lang ang may gusto sa halik, hindi ang isip ko. Galit pa rin ako sa lalaking yun dahil ang future boyfriend ko dapat ang magpaparana sa akin ng ganoong pakiramdam at hindi siya. Let's sort this out. You're mad at the guy but you enjoyed being kissed by him. Uwi ka ni Lainey. Hindi ako nag-enjoy sa kiss niya, duh. Yun ang sinabi mo kanina. Uwi ka ni Shay. Did I say that? Ano? Basta. Hindi alam ni Hannah kung bakit siya naguguluhan. Mas mabuti pa nga siguro nakalimutan na lang natin ang nangyaring ito. Let's go. Saan tayo pupunta? Sa stadium? Tanong ni Anna. Hindi. I'm not going back to that place ever again. Oh, anong plano mo? Anong nagagawin mo, Hannah? Magre-resign ka pa rin ba sa PR firm? Tanong ni Yanni. I think I'll follow your advice. Magpa-file na lang ako ng vacation leave. Napagtanto niyang tama ang mga kaibigan. Nagtagal siya sa GTA. Dahil gusto niya ang kanyang trabaho roon, sayang kung bibitiwan na lang niya iyon nang basta-basta. Kailan ka magbabakasyon? Tanong ni Anna. As soon as possible. Para mapadali rin ang pag-improve ng kanyang love life. Magaan ang naging takbo ng sumunod na mga araw para kay Hannah. Naubos na niya ang mga trabahong nakatambak sa table niya sa opisina. Nakagawa na rin siya ng bagong media relations program para sa Soccer Meds. This is great. Siguro naman ay hindi na magreklamo si Mr. Barredo dahil kita-kita dito na pagbubuhusan talaga natin ng effort ang pag-boost sa image ng pharmaceutical company niya. Kung hindi pa rin nila ma-achieve yung target sales nila through this, huwag na tayo ang sisihin nila. Pagdududahan nila ang visa ng mga kamot ay binibenta nila. Wika ni Harith, nahawak-hawak ang layout ng agenda nila para sa public promotion ng Soccer Meds. Ewan ko lang kung matutuwa na nga sa atin si Mr. Barredo. Parang nakaprograma lang yata ang matandang iyon para magalit at maligaw. If ever na tumawag man siya rito para mag-complain, huwag na lang kayong magpapekto. Hindi dapat kayo magpa-stress out sa neurotic clients natin. Kami? Bakit? Kung magsalita ka, Hannah, parang mawawala ka na dito ah. Parang gano'n na nga. Gumiti si Hannah kay Harith. Maganda ang mood niya dahil abutanaw na niya ang isang napakagandang future sa tabi ng isang hot guy. Saan ka pupunta? Magbabakasyon. Kaya kayo-kayo na lang muna ang bahalang mag-ayos ng mga nakalista dyan. Iniligpit ni Hannah ang mga gamit sa kanyang cubicle. She put her personal things inside the desk drawer and locked it. Maya-maya ay inilabas niya sa bag ang vacation request letter na inihanda ng nagdaang gabi. Napangiti si Hannah habang nakatingin sa magiging susi sa kalayaan niya. Kalayaan mula sa PR firm na inikutan ng kanyang buhay sa loob ng 6 na taon. Masasabi niyang na-enjoy rin naman niya ang mahabang panahong ipinamalagi sa kumpanya dahil na-challenge at na-stimulate ang brain cells niya. But she really needed to take a break from her work. Kapag kasi hindi niya ginawa iyon ngayon ay baka mawala na siya ng pagkakataong may sa ayos ang personal niyang buhay. Wala siyang planong maging old maid. Nais din niyang maranasang magmahal at mahalin. Tapos na naman ako dito? Pwede ko na kaya itong ibigay kay Dane? Sumulyap si Hannah sa private office ng boss niya upang pakiramdaman kung nasa mood ito na magbigay ng mahabang vacation leave sa isang hardworking employee. Nakita niyang nakatingin din sa kanya ang binata.
Actually, hindi akmang sabihin na nakatingin ito sa kanya dahil parang wala naman ito sa sarili. Mukha kasing may kung anong iniisip si Dane. Ngayon pa lamang nakita ni Hannah na nagkaganoon ang kanyang boss. Usually, ay palagi itong absorbed sa trabaho kapag nasa opisina. Pero bakit kayang parang distracted at lutang ang isip ni Dane ng araw na iyon? Is it a bad sign? Dapat ko bang ipagliban ang pagkausap sa kanya? Ah, hindi. I've waited long enough. I deserve this vacation. I deserve to have a boyfriend. Kinawayan ni Hannah si Dane. Walang epekto iyon. Hindi niya tinigilan ang binata hanggang sa wakas ay natauhan na rin ito. Kumunot ang noo dito nang makitang kumakaway siya. Kumuha siya ng pencil pen at nagsulat sa isang coupon bond. Ipinakita niya rito ang isinulat. Are you okay, boss? Dane grabbed the first paper he saw on his desk and printed to read it attentively. Mukhang napahiya ang binata na nahuli ito ng isang empleyada na nakatulala. Look at that! Nagiging cute and adorable rin pala ang slave driver na ito paminsan-minsan. Naaaliw na wika niya sa isip. Ipinagpatuloy na lang muna ni Hannah ang pag-aayos sa kanyang cubicle. Maya-maya ay nahuli niya si Dane na tumitingin uli sa kanya. She gave him her sweetest and broadest smile. Kumunot naman ang noo nito. Mukhang iniisip kung ano ang problema niya at umaakto siya ng ganoon. Kinukondisyon lang na kita para ibigay mo sa akin ang gusto ko. Kinuha ni Dane ang cellphone nito. Nag-ring naman ang cellphone ni Hannah. Boss calling ang nakasulat sa screen. Siya pala ang tinatawagan ni Dane. Yes, sir? I want to talk to you, Miss Lagdameo. Let's have lunch together later. Ibinaba na uli ni Dane ang cellphone at nag-type sa desktop computer. Ano ang nakain ng tuon na iyon at nagyayang mag-lunch? Hindi makapaniwalang tanong ni Hannah sa sarili. 2 taon na niyang boss si Dane pero hindi pa niya kailanman nararanasang pakainin nito sa labas. Kahit nga ilang successful events na ang na-organize niya para sa mga kliyente ng PR firm ay hindi nito naisipang i-treat siya maski isang tasang kape sa coffee shop. Pero bagaman nagtataka ay naisip din ni Hannah na pabor sa kanya kung magla-lunch sila. Makakausap na niya ang binata tungkol sa kanyang vacation leave. Ready? Napatingala si Hannah nang mapansing nakatayo si Dane sa tabi ng kanyang cubicle. As usual, her boss looked impeccable in a dark business suit. Minsan ay nais niyang tanungin ang binata kung may personal stylist ito. Para kasing parati na lamang itong tumalon palabas mula sa pahina ng isang men's lifestyle magazine gaya ng GQ. I'm sorry, may ipinapagawa ka bang trabaho sa akin, boss? Nagtatakang tanong niya. Wala. I mean, are you ready to go? Sinabi ko sa iyo na magla-lunch tayo dahil may sasabihin ako sa iyo. Paalala ni Dane sa kanya. Oo nga pala. Nasanay si Hannah na poro may kinalaman sa trabaho ang pakay ni Dane tuwing lumalapit o tumatawag ito kaya inakala niyang work-related din ang tinatanong ng binata kanina. Isinukbit niya sa balikat ang strap ng kanyang bag at sumama sa binata. Hinabol sila ng tingin ng kanyang mga kaopisina. Hindi na lamang niya iyon pinansin. Alam niya kung naiintriga man ang mga ito sa isip ang paglabas nila ni Dane nang magkasama sa oras ng lunch, ay mawawala rin kaagad iyon kapag naalala ng kanyang mga kaopisina kung anong klaseng lalaki ang boss nila. All work and no play. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Dane. Kahit saan? Sa isang Turkish restaurant malapit sa kanilang opisina na piling kumain ni Dane. Class naman ang restaurant pero hindi yun ang tipo ng establishment na paboritong dayuhin ng mga VIP na tulad ng binata. Kaya medyo nagulat pa si Hannah na doon nito gustong kumain. I like this restaurant. Wika ni Hannah. I know. Bakit mo alam? 3 beses ko nang narinig na niyayaya mo ang team mo dito. Kayo mag-celebrate pagkatapos ng projects na hinawakan nyo. I've never been to this restaurant. Ngayon pa lang, gusto ko rin matikman ang pagkain nila dito.
Dinampot ni Dana ang menu card sa ibabaw ng mesa. May isasuggest ka ba sa akin? I-try mo ang Turkish lamb kebabs, tapest yun. Medyo matapang nga lang ang spices. Wala naman akong ibang kakausapin sa araw na ito bukod sa'yo, kaya okay lang yun, miss. Lagdameyo. Hana laugh. Yeah, okay lang yun. Saka sulit naman kahit mag-amoy bawang, oregano at paminta tayo bago lumabas dito. Dahil masasarap talaga ang mga pagkain nila. Napansin niya na tumigil na si Dane sa pagbabasa ng menu card at nakatingin na lamang sa kanya. Why? Dane leaned back against his chair and continued to stare at her. May napapansin lang akong pagbabago sa'yo nang nakalipas ng mga araw, Miss Lagdameyo. You have loosened up a great deal. Ngumingiti ka ng hindi tulad ng dati. Did something good happen to you over the weekend that brought this change in you? Ha? Wala ah. Are you sure? Nakakapanibago ka kasi talaga. This is my usual self. Palangiti naman talaga ako. Parang may binalikan sa isip si Dane. Well, that's true. Nung bago ko palang na tinake over ang GTA mula sa parents ko, ay napansin ko nang palaging may nakahandang ngiti sa mga labi mo kahit gaano kakapagod o kabalas sa trabaho. Pero nang nakalipas ng mga buwan, ay hindi na madalas na nakikita ang ngiti mong iyan. Why, Miss Lagdameyo? Natuwa si Hana dahil binigyan siya ni Day ng pagkakataon na buksan ang tungkol sa kanyang vacation leave. Pero bago pa niya makuha ang kanyang bag, ang request letter ay maiabot iyon ay lumapit ang waiter upang hingin ang kanilang order. Well, have a big bowl of green salad with your special dressing and the lamb kebabs. Don't overcook the lamb. We don't want burnt food in our plates. Also, bring us a bottle of your best Merlot wine, chilled, and will you kindly replace this with a fresh one? Tinanggal ni Dane ang lantang orchid sa vase na centerpiece sa table. Pakyunan niyo na ang pagpapalit ng bulaklak. Yes, sir. Kinuha ng waiter ang orchid. Easy ka lang. Wika ni Hana nang makaalis ng waiter. I beg your pardon? Hindi mo ba napansin ang pinagpapawisan ang waiter habang kausap ka? Hindi sanay sa pagiging bossy mo ang ibang tao tulad namin. So take it easy on them. Sigurado ako ngayon lang ay nagpapanik ng kitchen staff sa paghahanda ng pagkain natin para masigurong makakaabot iyon sa standards mo. Did you say that I have a tendency to be domineering? Oo. Bakit? Hindi mo ba alam yun? Based on his thoughtful expression, it seemed that Dane really had no idea that everyone regarded him as someone who was used to giving orders. Why do you think I call you boss in the office? To mock me? Hindi naman. Napainom si Hana ng tubig. May kailangan pa siya kay Dane kaya hindi niya maaring galitin ang binata. Baka maunsyami ang kanyang mga plano para sa sarili. It's just how I see you. My superior that I need to please all the time. Napipresyo tuloy ako kapag kausap ka kaya nakaka-relate ako sa waiter kanina. Nagkaroon ng linya sa noo si Dane. I thought it was a sort of your team of endearment for me. Muntik nang masamid si Hana sa sinabi ng binata. I find it endearingly cute when you call me boss. Paliwanag ni Dane kung bakit iyon ang iniisip. I had no idea that it was your way of telling me that I was being a difficult employer. Hindi ko rin naman kasi alam na napipressure ka ng dahil sa akin. Napakamanhid naman pala talaga ni Dane. Hindi ba nito napansin na harassed na siya sa mga ipinapagawa nito sa kanya ng lagay na iyon? Excuse me, pero baby face kaya ako noon. Now, look at my poor dry skin. Kagagawan ito ng pakikisama ko sa'yo. Sa loob-loob ni Hana, hinawakan ni Dane ang goblet ng tubig. Do you really see me as only your boss? Miss Lagdameyo? Ano pa bang ibang dapat na maging tingin ko sa'yo, Mr. Alcazar? Well, tuwing nakikipag-usap ka sa akin ay parang hindi mo naman ako itinuturing na superior sa'yo. Sinusumbatan o pinamumukhaan ba siya nito? Bigla ay parang nais ni Hana na magtago sa ilalim ng mesa. Aminado kasi siya na nasasagot-sagot niya ang binata paminsan-minsan. Madalas din siyang makipagtalo. Hindi naman sa hindi kita ginagalang.
gusto ko lang na ipaglaban ang pinaniniwalaan ko, kaya nakikipag-argumento ako sa iyo paminsan-minsan. I know that, Miss Lagdameo. Kabisado na kita pagdating sa trabaho. Hindi ba ako kukontrahin kung wala kang basihan? Napatunayan ko na rin na sa halos lahat ng pagkakataon ay tamang opinion mo, kaya hindi na ako masyado nakikialam kung ikaw ang may hawak ng isang project dahil hindi ako nangangamba sa kalalabasan niyo. Hannah was surprised. Ngayon lamang kasi na isatinig ni Dane ang mga salitang binitiwan nito. Hindi niya akalain na malaki pala ang tiwala ng binata sa kanyang judgment at skills. Never kasi siya nitong pinuri sa opisina. Kahit good job, ay hindi pa siya nito nasasabihan. Kaya ang akala talaga niya ay hindi nakikita o na-appreciate ni Dane ang kanyang mga effort sa JTA. It may sound weird to you, pero dahil sa madalas nating pagtatalo, I feel like we have an intellectual connection. Hindi yun palaging nararanasan ng isang tao sa mga nakikilala niya. Dagdag ni Dane, she was surprised again. Pareho lang kasi sila. Hannah also felt that kind of connection with Dane. Admittedly, she enjoyed her long and heated arguments with Dane in the past. Alam kasi niya na sa binata lamang siya maaaring makipagdebate dahil sa kanilang dalawa lang may halaga ang mga bagay na pinagtatalunan nila. Kung sa pamilya o mga kaibigan kasi niya idinidiscuss ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang trabaho, tiyak na hindi makaka-relate ang mga ito. Kapag naman office mates niya ang kinakausap ay hindi na siya kinokontra ng mga ito. Tumango na lamang agad. At nakakawalang gana iyon para sa kanya. Pero kapag silang dalawa ni Dane ang nagdidiskusyon, it was like a tennis match. Nagkakaroon sila ng sariling mundo na parabang ang pinag-uusapan lamang nila ang mahalaga. Lumapit sa mesa nila ang waiter na kinausap ni Dane kanina. May dala itong isang red rose na hindi pa namumukadkad. I'm very sorry, sir. Walang available na orchid rose lang. Kinuha ni Dane ang rose. Thank you. I prefer rose than orchid. Halatang natuwa ang waiter na may nagawa itong nagustuhan ni Dane. May napagtanto si Hannah. It was not true that Dane was bossy. It was just that he had a superior bearing. Something that he was born with. Ang mga taong nakapaligid mismo sa binata ang nagpe-pressure sa sarili na i-please si Dane. Kapag kasi nagawa ng mga taong nakapaligid sa binata ang mga bagay na iyon, ay mapapatunayan na rin na magaling ang mga ito. You're welcome, sir. Parating na rin ang wine niyo. Wika ng waiter sa kamuling umalis. Pinaikot-ikot ni Dane ang stem ng rose sa mga daliri. Tumingin ito sa kanya. Parang may bagong iniisip bago inilagay sa vase ang rose. Like I said, there's something I need to tell you, Miss Lagdameo. Ako rin may sasabihin sa'yo. Kinuha ni Hannah ang inihandang vacation request letter at ibinigay kay Dane. What's this? Binuklat ni Dane ang sulat at binasa. Gusto mong makakuha ng 3-month vacation? Binilang ko ang leave na naipon ko sa firm sa loob ng 6 years at lagpas pa sa 90 days ang total na nakuha ko. Pero okay na rin sa akin ang 3 months kaya yun lang muna ang gagamitin ko. Don't worry, hindi naman ako aalis nang hindi ko inaayos ang mga dapat ayusin. As a matter of fact, wala na akong nakapending na mga trabaho sa opisina dahil tinapos ko ng lahat. May bagong set of public promotions na rin pala sa Socare Meds. Alam na ang team ko ang gagawin ng mga iyon dahil naihabilin ko na sa kanila ang lahat. Ipinatong ni Dane sa ibabaw ng mesa ang sulat. Kailangan mo ba ng ballpen para mapirmahan yan? Kinuha ni Hannah ang sign pen sa kanyang bag at ipinatong sa tabi ng request letter. Naghintay siya pero hindi pa rin gumagalaw si Dane at hindi rin nagsasalita. Anong problema ng lalaking ito? Your wine and salad. Wika ng lumapit na waiter. Would you like me to open the wine for you, sir? Hindi pinansin ni Dane ang waiter. Thank you. Kami na ang bahala. Wika ni Hannah sa waiter para umalis na ito. Kaya mo ba ako ang iningiti ang kanina dahil gusto mong i-approve kang vacation request mo? Wika ni Dane. Medyo. Pag-amin ni Hannah. Itinulak ng binata pabalik sa kanya ang request letter at sign pen.
You can't take a lead. Agad umakyat ang kanyang dugo sa sinabi nito. Bakit hindi? Lahat ng empleyado may karapatang mag-leave. Ako nga, ngayon pa lang hihingi nun kahit 6 na taon na akong nagpapakaalipin sa PR firm ng pamilya mo. I deserve a vacation. Ibinalik niya kay Dane ang request letter. Pirmahan mo yan? Kakainis ka. Itinulak na naman ni Dane ang request letter papunta sa harap niya. I can't let you leave the firm right now. May papagawa pa ako sa'yo. Mas naaasar si Hannah sa huling narinig. Ipagawa mo na lang sa iba, magbabakasyon ako. Inilapat ni Hannah ang kamay sa request letter upang itulak pabalik kay Dane. Hindi niya iyon nagawa dahil inilagay na ni Dane sa ibabaw ng kanyang kamay ang kamay nito. She felt a strong electric shock. Hihilain sana niya ang kanyang kamay nang maalala ang ipinaglalaban na bakasyon. Nakipagmatigasan siya sa binata. Ikaw ang kailangan ko para makuha ang isang malagang account. Wika ni Dane. Alam mo, boss, napaflatter ako sa pagtitiwala mo sa kakayahan ko. Pero sa ngayon, hindi ko kailangan ng papuri mo. Ang kailangan ko ay permiso na makapagbakasyon ako. Pagkatapos na ang ipapagawa ko sa iyo, apurban ko ang bakasyon mo. Ayoko ng dagdag na trabaho. Nagtataka si Hannah kung bakit hindi pa rin naglalagablab ang request letter gayong napakainit na ng pakiramdam ng kanyang kamay. Napilitan na siyang bawiin ang kamay niya dahil hindi na niya matagalan ang hawak ni Dane. Sasagutin ng firm ang lahat ng expenses mo kapag pumayag ka. Nagbago ang tono ni Hannah. Talaga? Kahit magpunta ako sa Bora Bora? Yes. Tutulungan mo na ba akong ma-secure ang isang account para sa JTA? Sige, gagawin ko muna iyon bago ako magbakasyon. Practical din naman siya, kaya sasamantalin na niya ang offer ni Dane. Total ay madali lang naman maghanda ng public relations program na magugustuhan ng isang prospective client. Sisiw na lang iyon sa kanya. Napangisi siya, para kasing siya ang nakiisa sa binata. Anong account ba yun? Pamilyar ka ba kay Waldron Tolentino? He was the former president of Tosh Foods, manufacturer ng snacks na matatagpuan sa lahat ng groceries at sari-sari stores ang kumpanyang tinutukoy ni Hannah. Sa pagkakaalam ko, nag-design siya sa Tosh Foods para makipangabang bansa ang buong pamilya niya. He changed his mind. Hindi na sila nag-abroad. Lumipat na lamang sila sa Laguna. Na-diagnose na may cancer ang only daughter nilang mag-asawa 3 years ago, pero magaling na ito ngayon. Nakakatuwa namang marinig na nakahandang talikuran ng isang magaling na businessman na gaya ni Waldron Tolentino ang business world alang-alang sa nagkasakit na anak. What a passionate family man. Nagbalik na ba siya sa Tosh? Tanong ni Hannah. No, itinayo ni Waldron ang Wholehearted Foods Corporation. Nagmamanufacture ang kumpanya ng snacks na mas healthy at safe kaysa sa snacks na matatagpuan sa market ngayon. Hindi sila gumagamit ng ingredients at packaging materials na nakakasama sa kalusugan ng mga tao, lalong-lalo na ng mga bata. Malapit na nilang i-launch ang products nila. Ngayon ay nauunawaan na ni Hannah kung bakit pinupuntirya ni Dane ang account na iyon. Isang karangalan na i-present ang isang kumpanyang katulad ng Wholehearted Foods Corporation na maaaring bumagos sa kalakaran ng food market sa kasalukuyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at gumawa ng note. Magre-research akong mabuti kung ano-anong publicity ang aangkop para sa mga produkto ng Wholehearted Foods para makumbinsi si Waldron na sa atin niya dapat ipagkatiwala ang kumpanya niya. Hindi yan ang pinakamalaga sa ngayon. Malaki na ang chance ng PR firm na makuha ang account. Inalis ni Hannah ang tingin sa cellphone at napatingin sa gwapong mukha ni Dane. Yun naman pala eh, bakit pinipigilan mo pa ang plano kong magbakasyon gayong mukhang hindi mo naman kailangan ng tulong ko para sa isang yan? Dinala sa kanila ng waiter ang lamb kebabs. Do you have any more requests, sir? None for now, thank you. Wika ni Dane. Itutuloy ko na lang ang bakasyon ko kung hindi mo na ako kailangan. I did you miss Lagdameo? May gumuhit na init sa loob ng katawan ni Hannah dahil sa sinabi ni Dane. Ngunit pinili niyang ignorahin ang nararamdaman. So, paanong paraan mo ako kailangan? Tanong niya. Kailangan mong tumayo bilang fiancé ko. What?
I said you will be my make-believe fiancé kapag humarap tayo kay Waldron. Bakit? Nang makausap po si Waldron last week, tinanong niya ako kung bachelor pa rin ako. Pero bago iyon, nabanggit niya sa akin na gusto niyang maging family-friendly ang image ng Wholehearted Fruits. Mula raw kasi nang ikasal siya, ang pamilya na niya ang naging pinakamalaga para sa kanya. Halata naman yun dahil mula nang maupo kami, ay halos pamilya niya ang kanyang bukang bibig. Nang ma-realize niya iyon, ay nag-apologize siya sa akin dahil baka nabuboy na raw ako. Ang nakakatindi lang daw kasi ay ang mga tulad niya ay mga lalaking pamilyado na rin. Hindi ko pwedeng aminin sa kanya na bachelor ako dahil iisipin niya na hindi ko maintindihan ang vision niya para sa Wholehearted Woods. He lied to him. Nagkunwari ka na ikakasal ka na para maniwala siya na nasa isip mo ang pagpapamilya. Why are you laughing? I'm not laughing. Tumatawa ang mga mata mo. Okay, I'm laughing inside. Nakakaaliw kasi ang predicament ni Dane. Ang puskong robot nangangailangan ng fiancé. What a love. Teka lang, bakit ako ang pagpapanggapin mong fiancé para maligtas ka sa kasinungalingan mong binuo? Wala akong kilalang ibang babae na pwedeng magpanggap. Ako lang bang nag-iisang babae sa PR firm at sa circle mo? Wala akong kilalang ibang babae na kasundo ko ang utak na maaari kong pagpanggaping fiancé ko. Pag-iisipan ko muna kung tutulungan kita. Hindi ko naman kasi alam na kakaibang ipapagiwa mo sa akin. For now, kumain na muna tayo bago maging bato ang mga in-order natin. Habang kumakain ay napansin ni Hannah na parang sa isang royalty ang table manners ni Dane. Nakakainggan yung panoorin ang binata. Hindi mo ba titikman ang salad? Tanong niya. No, I don't like vegetables that much. Bakit ka pala umorder ng salad kung hindi mo rin gagalawin? Para yan sa'yo. I know you like fresh green salad. Nakikita kitang kumain yun sa cubicle mo. Damn! Bulong ni Hannah. Kapag kasi sa tingin niya ay walang nakakakita sa kanya, ay kaing bahay ang ginagawa niya. She guzzled her food. To hell with table manners. Ipapalipat ko na lang cubicle ko palayo sa opisina niya. Kakahiya! Tiningnan uli ni Hannah si Dane. Masarap talaga itong panoorin. Kahit sa ang bahagi ng katawan tingnan ang binata ay walang ordinaryo rito. Kung sa bagay, may pinagkuna naman ito ng magagandang katangian. His father was also a fine-looking gentleman. Ang ipinagkaiba lang ni Dane sa ama nito ay hindi ngumingiti ang binata. Ang ina naman ni Dane ay beauty and brains. Kasakasama ng ama nito ang ginang sa pagpapalago ng GTA Public Relations noon. Sasagutin ba talaga ng firm ang bakasyon ko? Paniniguro ni Hannah. Hindi ko binibali ang pangako ko, Miss Lagdameo. Sige, payag na ako. Hindi niya kayang palagpasin ang pagkakataong makapagliwaliw sa Bora Bora. Good. Binuksan ni Dane ang red wine at sinalinan ang dalawang wine glass. Ibinigay nito ang isa sa kanya. Tikman ni Hannah ang wine. It tastes good. Maganda ka bukas. Magpapanggap na tayong engage. Bakit parang excited pa siya? May natatanaw si Hannah na bundok sa di kalayuan. Di nga lamang niya alam ang pangalan niyon. That's Mount Makiling. Wika ni Dane. He was in the driver's seat of his sleek gold Toyota Lotus. Mount Makiling? As in, tirahan ni Maria Makiling? Who's Maria Makiling? Ang mga ninuno niya ang nagpatayo ng Mount Makiling kaya isinunod sa kanila ang pangalan ng bundok. Niloloko mo ba ako, Miss Lagdameo? Hindi naman masyado. Pakyut na wika ni Hannah. Nagagawa niya iyon dahil hindi masyadong formal si Day ng araw na iyon. Hindi niya masyadong maramdamang boss niya ang kasama. Sa halip na tailored suit ay polo shirt, chinos at boat shoes ang suot ni Dane. Parang mga dalili lang ang ginamit ng binata na pangayos sa buhok na dati-rati ay hindi nagugulod kahit isang hibla. Mas kahali-hali na pa itong pagmasdan kaysa sa view sa labas ng sasakyan. Malayo pa ba ang farm ng pamilya ni Waldron? Tanong ni Hannah. Inimbitahan ni Waldron si Dane sa property nito sa Calawan, Laguna ng araw na iyon. Sinabi ni Waldron kay Dane na isama ang fiancé nito.
part na yan ang property ng mga Tolentino. Ang tinutukoy ni Dane ay ang malawak na lupaing na daraanan nila. May nakapilang palm trees doon. Ang ganda! Wika ni Hannah. Pumasok sila sa private road ng Tolentino Farm. Huminto sila sa guardhouse. Dane rolled the car window down. Nang makita ng guard ang binata ay sinenyasan na sila na pumasok. Kilala ka na pala ng guard? Kailan ka nagpunta dito? Usisa ni Hannah. Last week, dito kami unang nag-meeting ni Waldron. Nandito rin sa bayang ito ang factory niya, kaya kapag may business meeting siya ay sa bahay na lamang nila iyon ginagawa. Ilang sandali pa ay may natanaw si Hannah na napakagandang bahay. Humanga na naman siya. Ang swerte naman ng asawa ni Waldron, ipinagpatayo siya at ang anak nila ng ganyang kagarang bahay sa isang napakagandang bayan. May mabibili pa kayang property dito? Gusto mong tumira dito? Tanong ni Dane. Bahay bakasyonan na lang siguro ang ipapagawa ko dito kung sakasakali. Hindi naman ako pwedeng tumira dito dahil malayo to sa Metro Manila. Lumabas sa front door ng bahay ang buong Tolentino family. Napakagandang tingnan ng pamilya. Waldron was in his early 40s. Mukhang mas bata lang dito ng ilang taon ng asawa. Their only daughter was already a tween. Bumaba sila ni Dane sa sasakyan. I'm Honey Lagdameo. Pagpapakilala niya. Kinamayan siya ni Waldron. Waldron Tolentino? Nagulat si Hannah nang bigla siyang akbayan ni Dane. Isn't my fiancée very lovely, Waldron? She is lovely, Dane. Napilitan si Hannah na ipakita sa Tolentino family ang pinakamaganda niyang ngiti. So, ganoon pala ang gagawin nila ni Dane. Hindi lang sila magpapanggap na engaged. Kailangang mapaniwala nila ang kanilang prospective client na in love sila sa isa't isa para hindi magduda si Waldron na nagsisinungaling lamang si Dane last week para makuha ang Wholehearted Foods account. Thank you, my gorgeous fiancé. Pinisil ng mariin ni Hannah ang mga pisngi ni Dane. Halatang nasaktan ng binata pero hindi makaangal. Masuyong inilagay ni Waldron ang braso sa bewang ng asawa. This is my beautiful wife, Liana. Pasimpleng binigyan ni Hannah ng nangangastigong tingin si Dane. Ganoon mo dapat ako hinahawakan. Like I'm the most precious thing at hindi parang kabarkada. Ngaling-ngaling sabihin niya sa binata. Nice to meet you, Liana. Wika niya sa asawa ni Waldron. Nice to meet you too, Hannah. I like your name. Wika ni Liana. She was stunningly beautiful. Maaring mapagkamalan ang babae na si Maria McKilling na nagkatawang tao. Actually, Hannah Lynn talaga ang real name ko. Kumapit sa braso ni Waldron ang anak ng mga ito. He affectionately touched the girl's long hair. And this is my darling angel, Chelsea. Tiningnan ni Hannah si Chelsea. The kid looked healthy. Hindi halatang may malalang karamdaman noon. Hello, you look like your dad and mom. Wika niya. I know. Parang nahihiyang umiti si Chelsea. Pasok kayo sa loob, Dane, Hannah. Naghanda ako ng makakain at mainom ninyo. Yaya sa kanila ni Liana. Ano nangyari sa pag-uusap ninyo ni Waldron? Tanong ni Hannah kay Dane nang paalis na sila ng Tolentino Farm. Ibinigay na ba niya sa GTA ang account? Buong maghapong magkausap sina Dane at Waldron. Si Hannah naman ay nag-aral ng pagtatanim sa greenhouse kasama sina Liana at Chelsea. Bago sila umalis ni Dane ng farm ay binigyan siya ni Liana ng 6 na paso ng rose plants. Nasa likuran ng sasakyan ang mga iyon. Indeed. Pwede mo nang ihanda ang public relations program para sa Wholehearted Foods. Okay. Kinuha ni Hannah ang tablet PC. Hindi ko sinasabi ngayon mismo, Miss Lagdameo. Pwede mo namang gawin yan pagbalik natin sa Metro Manila. Sayang ang oras. Nakaupo lang naman ako. Masipag ka talaga. Ayoko lang na nagpapatong-patong ang mga iniisip ko. Sisimulan ko na rito para pagkatapos ay ang pagbabakasyon ko na naman ang mapagtutuunan ko ng panahon. Magpupunta ka ba talaga sa Bora Bora? Tanong ni Dane. Oo. Maganda ron. Nakapunta ka na ba sa Bora Bora? Hindi pa.
Nakita ko lang sa brochures na inuwi ng parents ko noon. Wala kasi nang mag-retire sila ay kung saan-saang bansa na sila bumibisita. Bakit parang gusto ni Hannah na yayain si Dane na sumama sa kanya sa Bora Bora? Ano ba ang mga naiisip niya? Ang romantic na lugar kaya ng Bora Bora at perfect na lover's getaway iyon. Therefore, hindi sila bagay magsama ni Dane roon. Wala naman kasi silang kahit 0.5% na potential na maging lovers. Huwag ka mag-alala. Hindi mababankrupt ang company niyo dahil 3 days ko lang ibinabalak na magliwaliw sa Bora Bora. Gusto ko lang talagang ma-experience na makarating sa exotic na lugar na yon. Pagkatapos ng 3 days, ay sa Pilipinas ko nagugulin ang natitirang mga araw ng bakasyon ko. Pinoy kasi ang gusto niyang maging boyfriend at hindi foreigner. Hindi ko iniisip ang gagastusin mo, Miss Lagdameo. Sa dami ng mga nagawa mo para sa PR firm, you deserve the best vacation. Do you mean that? Oo naman. Nakakagulat ka. Hindi ako sanay na ina-acknowledge mang worth ko sa PR firm niyo. Hindi kaya may sakit ka? Hindi dahil hindi ako nagsasalita noon ay hindi ko na nakikita ang maginagawa mo, Miss Lagdameo. Okay, gets ko na. Hindi ka generous sa compliments pero hindi ka kuripo sa incentives. I'll ask for a salary increase pagkatapos ko magbakasyon. Ikaw eh, in-encourage mo akong kapalan ng mukha ko. Ngiti ang itinugon ni Dane na nagpakislot sa puso ni Hannah. That smile, bakit napareact sa ngiting iyon ang kanyang puso? Hindi naman masagot ng malakas ng kanyang puso ang tanong niya kaya nagkibit balikat na lang siya at muling itinuon ang atensyon sa tablet PC. Nang sumunod na mga sandali ay naabsorb ni Hannah ang pagre-research. Nakarating sila sa Metro Manila nang hindi niya namamalayan. Ihati na ba kita sa bahay ninyo? Tanong ni Dane. Hindi. Kung okay lang, sa bar ng restaurant namin muna lang ihatid. Sa Quezon City? Hindi ba? Paano mo nalaman? Niyaya ko dati ni Harith na magpupunta doon. Nagpupunta sa G-Spot si na Harith at ang ibang employees sa GTA twice a month. Nagpupunta sila doon para magipag-relax pagkatapos ng trabaho. Pero ikaw ang nandun para magtrabaho pa rin. Hindi ka ba napapagod? Hindi. Nakakatanggal pa ng stress kapag nasa G-spot ako. Saka, hindi ko naman kailangan pumunta doon araw-araw. Kapag toxic sa office o may inasikaso ako, naiintindihan ng mga kaibigan ko kapag hindi ko nakapunta sa bar and restaurant namin. Bakit hindi ka pa nagpa-unlock sa imbitasyon ni Harith? Oo nga pala, you're not that kind of guy. What kind of guy? Nagtatakang tanong ni Dane. A guy who knows how to have fun, puro trabaho ang laman ng isip mo. That's not true. May hobbies din ako. Gaya ng ano? I'm a sports fanatic. I like watching live sports games. Naglalaro din ako pero golf at target shooting lang ang actual sports na nilalaro ko. Since may injury ako, bawal ako na ibang straight into sports. Injury saan? Right knee. Nagulungan ako ng bisikleta ng kalaro ko nung bata pa ako. Hala, okay ka lang ba? Matagal na yun, Miss Lagdameo. Of course, okay na ako. Bawal ko lang abusuin ang tuhod ko pero hindi naman na sumasakit. Nakarating na sila sa G-spot. Ipinarada ni Dane ang sasakyan sa parking lot. Nagtanggal si Hannah ng seatbelt. Thanks. Sikasuin ko this whole weekend ang proposal natin sa Wholehearted Foods para may pasako na sa iyo sa Monday. Okay lang kahit huwag ka nang pumasok sa opisina sa Monday, Miss Lagdameo. I-fax mo na lang yun sa akin sa sandaling tapos mo na. Alam kong nakakabalan ako sa mga plano mo. Inabot ni Dane ang vacation request letter na may perma na nito. Sigurado ka? Paano kung hindi magustuhan ni Walton ang PR program na bubuin ko? Imposible yun. You have the best ideas. Hindi nga ako nanalo sa'yo kapag nagtatalo tayo. Hindi lang pala kapag napapahiya, nagiging cute at adorable si Dane. Nakakaaliw ring pagmasdan ang binata kapag inaamin ito na mas magaling dito ang isang babae. Thanks sa paghatid sa akin. Bumaba na si Hannah ng sasakyan. Binuksan ni Dane ang pinto sa driver's side. Miss Lagdameo. Tawag nito sa kanya. Bakit? Yung mga alaman mo sa likuran ng sasakyan, hindi mo ba kukunin? Ayaw nga pala.
magkatulong na inilabas nila ang mga paso ng halaman sa backseat ng sasakyan. Anong gagawin mo sa mga ito? Tanong ni Dane. Idi-display ko sa harap ng barn and restaurant namin. Ako nang magbubuhat. Ituro mo na lang sa akin kung saan mo gustong ipwesto ang mga ito. Hana! Sabay silang lumingon ni Dane sa tumawag. It was Joe. Lumapit sa kanya ang kaibigan niya. Sino siya? Tanong ni Joe na tinitingnan ang lalaking kasama niya. Boss ko. Hello, Hannah's boss. Ikaw pala yung palaging tumatawag sa kaibigan ko. I'm Dane. Ako si Joe. Saan kayo nang galing ni Hannah? May ginawa lang kaming trabaho. Wika ni Hannah. Joe, ikaw nang tumulong sa akin magbuhat ng mga paso. Boss, pwede mo na akong iwan dito. Nice to meet you. Wika ni Dane kay Joe. Bye. Sabi naman nito kay Hannah bago sumakay sa sasakyan. Tulungan mo na ako ng mga paso na to. Wika ni Hannah kay Joe pagkaalis ni Dane. Yun palang boss mo na palagi mong inirereklamo sa amin noon. Hindi siya mukhang impacto gaya ng nai-imagine ko noon. Ang gwapo nga niya eh. Macho pa. Lalaking-lalaki ang dating. Umamin ka. Kaya ba nagtagal ka sa PR firm niyo kahit pahirap ka mo sa buhay ang boss mo kasi gwapo siya? Hindi ah. I just happen to like my job. Matapos nilang ayusin ang mga paso, ay pumasok na sila sa G-spot. Naroon din sina Shay at Yanni. Hannah, halika dito dali. Tawag ni Yanni. Ano yung tinitingnan niyo sa laptop mo? Tanong ni Hannah. Sikat ka na, Hannah. Nagtaka siya sa sinabi ni Yanni. Sikat? Bakit naman ako sisikat? Panoorin mo na lang itong YouTube video na ito. Iniharap sa kanya ni Shay ang laptop. Nanlaki ang mga mata ni Hannah nang makita ang video. Recording iyon ng paghalik sa kanya ng lalaking hindi niya kilala sa stadium. Dinamban ni Joe ang laptop. Wow! Ang macho pala nang humalik sa'yo, Hannah. He's a good kisser too. Kaya naman pala nag-i-enjoy ang isa dyan. Nakangising wika ni Shay. Sino ang nag-upload niyan? Tili ni Hannah. Actually, hindi lang yan ang nag-iisang video niyo sa YouTube pero yan ang may pinakamagandang kuha at may pinakamaraming views. Informa ni Yanni. Mapanood nga ang iba. Wika ni Joe. Inagaw ni Hannah ang laptop at pinatay. Nakakainis. Gusto ko nang kalimutan ang nangyaring iyon tapos inilagay pa sa internet ng ibang tao. Ayaw mo ba nun? Immortalized na ang first kiss mo? Wika ni Joe. Hindi ko naman boyfriend ng lalaking yon kaya bakit kailangang maalala ko habang buhay kung paano niya ako hinalikan? Ibinaba ni Hannah sa mesa ang laptop at tumakyat sa itaas. Balak sana niyang balikan ang nire-research kanina pero natagpuan niya ang sarili na nag-login sa YouTube. She searched for her scandal video. Sa kung anong kadahilanan ay kumakabog ang puso ni Hannah habang pinapanood ang paglapit sa kanya ng lalaking may takip ang mukha sa video. Napigil niya ang paghinga ng hapitin siya nito sa bewang at halikan na parabang hindi sila mga estranghero sa isa't isa. Pagkatapos ay parang tuluyan ng tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang ngitian siya nito. That smile, kilala kong ngiting yun. Pero posible ba ang naiisip niya? Ipinilig ni Hannah ang ulo. No, imposible iyon. Hindi lang imposible. Napakalaking kalukuhan pa ng naisip niya. Nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Dali-daling itinago niya sa ilalim ng unan ang tablet PC. Hannah, may naghahanap sa iyo sa ipapa. Wika ni Shay pagsilip sa pinto. Sino? Boss mo raw. Ha? Huh? Bumalik si Dane sa G-spot. Bumaba sila ni Shay. Bakit ka nandito? Tanong ni Hannah kay Dane. May problema. Tumawag si Papa sa akin. Nalaman daw niya sa kasing ko na si Ina na may relasyon tayo. What? Bulalas ni Hannah. May relasyon kayo? Magkakasabay na tanong ng kanyang mga kaibigan. Isa lang ang pagpapanggap namin sa mga pagpapahirap sa akin ng boss ko sa PR firm. Kaya huwag niyo lang intindihin iyon. Part lang yon ng trabaho ko. Uwi ka ni Hannah. Pagkaalis kanina ni Dane ay ipiniliwanag ni Hannah sa mga kaibigan ang dahilan kung bakit nagkukunwari sila ng kanyang boss na may relasyon. Masasabi mo lang na part yun sa trabaho mo kung nasa job description mo yun? Kontra ni Shay.
Okay lang kahit hindi talaga part yun ng responsibilities ko sa PR firm nila. May kapalit naman. Sasagutin ng firm ang bakasyon kong in grande. Baka kung saan mapunta ang pagpapanggap nyo. Wika ni Shay. Of course not. Hindi naman namin kailangan panindigan all the time na engage kami. Isang kliyente lang ng PR firm ang nag-iisip noon. At well, pati na rin ang mga magulang at ang pinsan ng boss ko ngayon. Magkakilala pala si Waldron at ang pinsan ni Dane na si Yina, ang pangalan. Hindi sinasadyang nagkita ang dalawa. Binanggit ni Waldron kay Ina na nanggaling sa Tolentino Farm si Dane at ang fiancé nito. Sinabi iyon ni Ina sa mga magulang ng binata. Kaya ngayon ay iniisip ng mga magulang ni Dane na engaged sila. Pero hindi iyon magiging problema dahil hindi ko naman nakakasalamuha ang family ng boss ko. Bahala siyang magpaliwanag sa pamilya niya ng totoo. Matanong ko lang, bakit hindi mo nabanggit sa amin na nuknukan ng wafo ang boss mo? Tanong ni Yani. Ipinagtataka ko rin yon. Wika ni Joe. Kailangan ko pa bang sabihin yun sa inyo? Oo naman. Pare-pareho pa tayong zero na ang love life noon. Kaya may unwritten rule tayo na kapag may kakilala tayong guwafo na Fafaru, dapat ay dinadala dito para mapagpiestahan. Wika ni Yani. Baka naman gusto mo lang suluhin ang boss mo kaya ipinagkait mo siya sa amin, Hana. Hindi ah. Hindi naman pang boyfriend material ang Dane na yon. Bakit? Tanong ni Shay. Hindi siya tao. Isa siyang robot. Tuod, hindi niya kayo papansinin kahit pag nanasahan niyo siya dahil business lang ang laman ng isip niya. Sayang naman pala siya. Bet ko pa naman sana siya para sa'yo. Wika ni Joe. May inalabas itong card. Dibale, dito marami kang makikilalang wafo, Hana. Baka dyan mo makikilala ang magiging boyfriend mo. Pag-uwi ni Hana sa bahay nila ay tiningnan niya ang card na ibinigay ni Joe. Imbitasyon iyon sa 70th birthday celebration ni Doña Halina. Isa si Doña Halina sa mga pinakaglamorosang personalidad sa high society. Hindi pa nakikita ni Hana ang matanda kahit kailan pero madalas niya itong makita sa society pages at palagi rin itong ikinuwento ni Joe sa kanila. Kailangan ko pala maghanap ng magandang maisusot para hindi naman ako ma-out of place sa party ni Doña Halina. Makapag-shopping nga mamaya. Sa Versailles Palace, ginanap ang pagdiriwang ng 70th kaarawan ni Doña Halina. Gaya ng inaasahan ni Hana, ay pulos mga taga-high society ang dumalo sa pagtitipon. Marami na siyang nadaluhang parties pero organizer siya ng mga iyon at hindi guest. Okay rin pala kapag wala siyang iniintindi kundi pagpapakasaya at sumimsim ng masarap na champagne. Look at Joe. Wika ni Hana habang pinagmamasdan si Joe sa katabi ni Rixen sa di kalayuan. May kausap na senador ang magkasintahan. She managed to fit into this fairy tale-like world effortlessly. I'm so proud of her. Mala fairy tale naman kasi talaga ang takbo ng utak ni Joe. Kaya bagay na bagay talaga sa dito. Wika ni Yani. Huwag ka. Ito na rin ang magiging mundo mo sa sandaling malaman ng lahat na ikaw ang girlfriend ni Vito. Wika ni Shay kay Yani. Hindi ah. I'll never stop being me. Hindi ako magiging katulad ng mga babaeng yan. Itinuro ni Yani ang isang grupo ng socialites na mukhang walang ibang alam kundi subukan ang latest makeup products at fashion trends. Hi guys! Lumapit sa kanila ang bagong dating na sina Ana at Adam. Bakit ngayon lang kayo dumating, Ana? Nauna ka pang sunduin kanina ni Adam sa G-spot, diba? Tanong ni Yani. May iba pa kasi kaming pinuntahan. Wika ni Ana. Napansin ni Hana ang kumikislap na diamond ring sa kamay ni Ana. Aha! Mukhang nag-propose si Adam sa kanyang kaibigan bago nagpunta sa party. Parang gusto niyang hilahin si Ana upang itanong ang buong detalye ng pag-propose ni Adam. Nanlaki ang mga mata ni Hana nang makita kung sino ang bumati kay Doña Halina. Si Mr. Alcaraz, ang dati niyang boss sa GTA. Kasama nito si Mrs. Alcaraz. Mas lumaki pa ang kanyang mga mata nang makitang nasa likuran ng mag-asawa si Dane. Maging ang binata ay nagulat nang mapatingin sa kanya. Theo, Janine, mabuti at nakarating kayo. Napakatagal na nang huli tayong magkita-kita.
wika ni Doña Halina. Hindi na kasi aktibo sa business. Kung sa bagay, kami rin naman ni Janine. Nakumbinsi ko na siyang mag-retire at ipamahala na lamang sa anak naming si Dane ang aming negosyo 2 years ago. Wika ni Mr. Alcaraz. Napansin nito ni Hannah. Oh no, wag sana niya akong makilala. Miss Lagdameo. Oo nga pala, hindi na dapat yun ang itawag sa iyo ngayong engaged na kayo ng anak ko. Wika ni Mr. Alcaraz pagkatapos ay nilingon si Dane. Kaya naman pala pumayag kang sumama sa amin sa pagtitipong ito, Dane. Magkikita pala kayo ni Hannah Lynn. Halatang nagtataka si na Vito, Adam at Rixen kung kailan pa na-engage si Hannah. Pinagbawalan ni Nayani, Anna at John na sumingit ang tatlo sa usapan. I'm so glad to see you again, Hannah Lynn. Bineso ni Mrs. Alcaraz si Hannah sa magkabilang pisngi. Napakasaya ko na ikaw ang pagkakasala ng anak ko dahil alam kong isa kang matimong babae. Where is it? Where's the ring that my son gave you? I want to see it. Napanganga ang ginang nang kunin ang kanyang kamay at wala itong nakitang singsing. Nakalimutan ko palang sabihin na naiwan mo ito sa bahay ko. Wika ni Dana parang magician na nagproduce ng emerald cut diamond ring. Hinihintay ko lang na sanang maalala mo kung saan mo yan naiwan sa bahay ko dahil baka mag-alala ka pa. Na ikagalit ko na na-misplace mo ang engagement ring na ibinigay ko sa'yo. Pero hindi ka pa uli bumabalik doon kaya dinala ko na ang singsing para isa uli sa'yo ngayong gabi. Nakapunta ka na pala sa bahay ng anak ko. Wika ni Mr. Alcaraz. Ano po, ipinagluto ko lang po kasi siya ng isang beses sa bahay niya. Pagsisinungaling ni Hannah dahil baka kung ano pa ang maisip ng kanyang mga kasama na ginawa niya sa bahay ni Dane. Oh, ano pa ang hinihintay mo, Dane? Isuot mo na uli kay Hannah Lynn ang singsing. Hindi dapat iyan natatanggal sa kamay na magiging bride mo. Wika ni Mrs. Alcazar. Hiningi ni Dane ang kamay ni Hannah. Nag-aatubiling itinaas niya ito. Nang isuot na ng binata sa kanya ang singsing ay parang nakalimutan niya ang mga nakapaligid sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay si Dane at ang kumikislap na singsing na inilagay nito sa kanyang kamay. She also felt this insane urge to cup his face and press her lips against his. Napakaromantiko talaga ng mga batang ito. Ganyang-ganyan din kami noon ng nabayapang esposo ko. Hindi kami nahihiyang ipakita sa iba ang pagmamahalan namin. Wika ni Doña Halina. Animong nagising si Hannah mula sa kahibangan at binawi ang kamay kay Dane. Pinihiyang tawag doon ng mga kabataan ngayon, Halina. Wika ni Mr. Alcazar. Guilty din kami ni Janine doon hanggang ngayon. Ikaw lang itong palaging dumidikit sa akin, Theo. Wika ni Mrs. Alcazar. Hindi ka ba natutuwa na napakasweet ng pinakasalan mo, darling? Oo na, nagpapasalamat ako ng lubos dahil ikaw ang napangasawa ko. Alam niyo kasi, magkaibang magkaiba kami ni Theo. Napakaseryoso ko noon at determinadong patunayan ang sarili ko sa lahat. Pero hindi nakakalimutan ni Theo na ipalala sa akin na may mga mas malaga pa kaysa sa success tulad ng kaligayahan, pagmamahalin at pamilya. Nagkaroon ng balanse ang buhay ko nang dahil sa kanya. Wika ni Mrs. Alcazar sa kanilang lahat. Maswerte ka kay Dane Hadalin. Sa kanilang magkakapatid ay siya ang nagmana sa akin. Thoughtful at sweet din siya kapag nagmahal. Wika ni Mr. Alcazar. Si Dane? Sweet? Tod yun eh. Wika ni Hannah sa isip. Parang ibang tao kasi ang inilalarawan ni Mr. Alcazar at hindi si Dane. Ibahagi niyo naman sa amin kung paano kayo naging magkasintahan. Amok ni Doña Halina. Oo nga, we want to hear your love story. Hindi mo pa iyon nasasabi sa amin din. Wika ni Mrs. Alcazar. We'd like to hear that too, Hannah. Nakangising wika ni Joe. Nagpanik si Hannah. Ano ang gagawin nila ni Dane? Anong istorya ang iimbintuhin nila sa harap ng mga taong nakapaligid sa kanila? Biglang nagsalita si Dane. It all started 2 years ago. Nang panahon yun ay kinukumbinsin na ako ng parents ko na humalili sa kanila ng pagpapatakbo ng PR firm. Reluctant ako dahil hindi pa ako sigurado sa kakayahan ko.
I was only 27 during that time, but I made up my mind because of a certain girl. When I first saw that girl, I told myself that I want to see her every day. I want to know her. I want to stand by her side at all times. Tumingin ito sa kanya. And my dream came true because the girl is now my fiancé. Although she knew that everything Dane had said were only lies, Hannah still found herself spellbound by his romantic story. Hindi niya maalis-alis ang tingin sa mga mata ng binata. He held her gaze. Dinampian ni Doña Halina ng panyo ang sulok ng mga mata. Naiiyak ako kapag nakakarinig ng ganyang kwento ng pagmamahalan. Iset na natin ang petsa ng kasal niyo. Pahayag ni Mr. Alcazar. Nilagok ni Hannah ang pangalawang champagne na inaalok sa kanya ng lalaking kasama. Wala pang 10 minuto nang lumapit at magpakilala ang lalaki sa kanya, pero nakalimutan na agad niya ang pangalan nito. Hindi man kasi siya interesado sa pangalan ng lalaki o sa mga ikinuwento nito. Ano ang business ng family mo? Wala kaming business. We belong to the working class. Tugon niya. Ganun ba? Hindi yun big deal. Some girls don't need wealth because there are girls who are blessed when it comes to looks, just like you. May pangmamalaki ka pa rin ng kagaya ko na kilala sa lipunan ang pinagmulang angkan. Do you know na beauty queens ang model slot ng girlfriends ng mga cousin ko? Fascinating. Nagpalingalinga si Hannah. Gusto pa niya ng maiinom para kumalma siya. Hanggang ngayon kasi ay nawiwindang pa rin siya nang biglang buksan ng parents ni Dane ang paksa tungkol sa kasal nila. Is that an engagement ring? Tinitingnan ng lalaki ang singsing sa kalawang kamay niya. Oo, engagement ring na ibinigay ko sa fiancé ko. Wika ni Dane na lumapit sa kanila. Walang salitang umalis ang lalaking nasa harap ni Hannah nang malamang engaged na siya sa ibang lalaki. Kanina pa kita hinahanap. Wika ni Dane. I was socializing. Nagtataka ba ang parents mo kung bakit hindi tayo magkasama? Hindi ko alam kung nasaan na ang parents ko. Baka may kinakausap din sila na kakilala sa party nito. Pasensya na kung umalis ako kanina. Kinakabahan kasi ako sa harap ng parents mo. Baka mahalata nila na nagsisinungaling lang tayo sa kanila. Speaking of which, kailangan ba na pati sa kanila ay magpapanggap tayo? Bakit hindi mo na lang ba ipaliwanag sa kanila sa simula pa lang ang totoo para wala na tayong problema ngayon? Hindi ako nagkaroon ng chance na magpaliwanag sa kanila. Kakilala mo pala si Doña Halina. Ngayon lang kami nag-meet ni Doña Halina. Future grandmother-in-law siya ni Joe. Hannah studied him. She noticed that no one in that party looked half as good in a designer suit than Dane. That was a good story. Maya-maya ay wika ni Hannah. What story? Yung ikinuwento mo sa kanila kanina kung paano nabuo ang relasyon natin. Hindi ko akalain may potential ka na maging novelist. Tiningnan niya ang diamond ring sa daliri. Fortune teller ka rin yan yata. Paano mo nahulaan na kakailanganin natin ang singsing na ito? Dala-dala ko na yan nang magpunta tayo sa Tolentino Farm para ibigay sa'yo. Sa pagkakaalam ni Waldro na engaged tayo, kaya naisip ko na magtataka siya kung bakit wala ka pang engagement ring. Oo nga pala, napansin ba ni Waldro na wala akong suot na singsing? Tinanong ka ba niya tungkol doon? Inunahan ko na siya. Nang nag-usap kami ay ipinakita ko sa kanya ang singsing na iyan. Sinabi ko rin sa kanya na hindi na dahilan ko kanina sa parents ko na naiwan mo ang singsing sa bahay ko at nag-isip ako ng magandang paraan kung paano yan may babalik sa'yo. Mabuti naman at hindi ka nagka-problema kay Waldron. Kung nagkataong nakalata siya, baka bawiin niyang desisyon na ipahawak sa atin ang Wholehearted Foods account. Mabaliwala lang ang pagpapanggap natin. Narinig ni Hannah na may tumugtog ng grand piano. Si Vito pala. Pagkatapos ay narinig niya ang malamyos na tinig ni Yanni. Kinakanta ng kaibigan ang awiting "The First Time Ever I Saw Your Face". Tumahimik ang mga tao. Ang ilang magkakapareha ay nagsipuntahan sa dance floor. Tiningnan siya ni Dane. Would you care for a dance? Tanong ng binata. Ayaw kong sumayaw. Mabilis na pagtanggi ni Hannah. Isipin pa lang na magkakalapit sila ng gusto ni Dane ay naiilang na siya.
Magtataka si na mami at daddy kung hindi tayo sasayaw. Sa palagay ko, special request talaga ang kanta na yan para sa ating dalawa. Napilitan si Hannah na pumayag. Nagpunta sila ni Dane sa dance floor. Nang humarap ng binata sa kanya ay hindi niya alam ang gagawin. Bago sa kanya ang masuong sa ganoong sitwasyon kasama ito. Dati-rati ang magtrabaho ng magkasama o magtalo lamang ang palagi nilang ginagawa. Pero ngayon ay kailangan nilang gawin ang mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan. It was nerve-wracking. Put your right hand right here. Dane patted his shoulder. Haven't you danced with a partner before? Hindi pa. Kailangan ba nating mag-waltz? He laughed softly. Dati-rati ay hindi rin niya naririnig ang tao nito na napakasarap sa pandinig. Lucky for you, hindi mo na kailangan pag-aralan ang complicated steps ng waltz tonight. Just give me your other hand. Hinawakan ni Dane ang kaliwang kamay ni Hannah. May bultahin ng kuryente na nabuhay roon. Mahina lamang iyon. But it was enough to make her even more aware of him as a man who had a disturbing effect on her as a woman. And let's move like this. Iginaya siya ng binata na umindak sa saliw ng musika. Simple lang, di ba? Yes, wika ni Hannah. Ang hindi simple ay ang nangyayari sa kanya habang nagsasayaw sila ni Dane. Parang may humihila sa katawan niya palapit sa binata at hindi niya naisip na paglabanan iyon ng mga sandaling iyon. She closed the distance between them and leaned against his warm body. Nagbaba ng tingin si Dane. Napahayang lumayo si Hannah. Sorry, nakarami ako ng champagne. Nangihina ako. Pagdadahilan niya. Sumandal ka lang sa akin. Hinila siya nito pabalik sa pwesto niya kanina. Ngumiti si Hannah. She had never felt that contented in a long time. At iyon ay dahil nasa mga bisig siya ni Dane. From a distance, she saw Joe and Rixin dancing. Sa isa pang dako ng dance floor ay namataan niya sina Adam at Anna. We're just like them? Nais niyang sabihin kay Dane. Pagkatapos ay nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. No, not quiet. Malungkot na naisip niyang habang tinitingnan ang diamond ring sa kanyang daliri. Wala rin kahulugan ang singsing na iyon dahil isang kasinunglingan lamang ang engagement nila ni Dane. Hindi siya kagaya ng kanyang mga kaibigan dahil hindi siya minamahal ng lalaking kasayaw. Pero siya ay matagal ng lihim na minamahal si Dane, bagaman kahit kailan ay hindi siya nito pinag-ukulan ng pansin bilang isang babae. Excuse me, I need to go to the ladies' room. Huwika ni Hannah at mabilis na iniwan ang binata sa dance floor. Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Yanni nang makita si Hannah sa G-spot. Oo, dito ako dumiretso pagkalis ko sa party ni Doña Lina. Medyo umuki na naman kasi ang pakiramdam ko. Nakatulong pa nga ako sa pagsiserve sa mga customer kanina. Katatapos lang ba ng party? Yup, dito lang ako nagpatid kay Vito dahil gusto ko nang makatulog agad. Sinilip ni Yanni ang ginagawa ni Hannah sa tablet PC. Ano ba yung pinagpupuyatan mo? Inaayos ko ang pinapagawa sa akin ng boss ko. Ipa-fax ko ito sa kanya bukas ng umaga. Okay ka lang ba, Hannah? Kasasabi ko lang na okay ako. Sumama lang ang pakiramdam ko kanina dahil nakailang baso ako ng champagne. Iyon ang diidinahilan ni Hannah sa mga kaibigan nang magpaalam na mauuna na siyang umalis sa Versailles Palace. Nagtalo na naman ba kayo ni Dane? Bakit? Boss kasing itanaw mo sa kanya. Iyon naman talaga ang tawag ko sa kanya mulat sa pool. That was a lie. Nang magsimula siyang tawagin si Dane na boss, ay iyon din ang panahon na tinanggap ni Hannah na hanggang ganoon na lamang ang magiging papel ng binata sa buhay niya. Para na rin isang paalala iyon sa sarili na dapat niyang tantanan ang pag-iilusyon dito dahil wala naman iyong kahahantungan. Oh well, gaya ng sinabi niya ay matagal na niyang tinanggap ang bagay na iyon. Ang hindi pa lang niya magagawa ay ang tanggalin ang binata sa sistema niya ng tuluyan. Mas kaya kasi niyang kontrolin ang isip niya kaysa sa kanyang puso. Nakita ko kayo nagsasayaw kanina. Wika ni Yanni. So?
pinilit ni Hana na umakto ng normal kahit ang bilis-bilis ng tibok ng kanyang puso. May napansin din ako nang isuot ni Dane sa iyo ang singsing na dala niya. Parang gusto mo na totoo na lang sana ang lahat. Ano ba yung pinagsasabi mo, Yani? May gusto ka ba kay Dane? Ano naman ang magugustuhan ko sa kanya? Gwapo lang siya pero hindi siya tulad ng ibang normal na lalaki. Hindi nga yata marunong makaramdam ng taong yun eh. Alam ni Hana na mukha na siyang kawawa dahil siya na lang sa mga kaibigan niya ang napag-iiwanan ng love life. Hindi siya aamin sa mga ito na matagal na rin siyang bigo sa kinaiinisan na boss niya at ang binata ang pangunahing dahilan kung bakit nais na niyang makatagpo ang bagong lalaking mamahalin at magmamahal din sa kanya. Gusto na niyang makamove on sa kabiguan niya sa binata. She wanted to get over Dane for good. Dahil hanggat hindi nangyayari iyon, hindi niya mararanasan ang kaligayahang nararanasan ng kanyang mga kaibigan ngayon. And she truly, badly wanted to be happy like everyone else. But first, she had to erase her stupid feelings for Dane. I don't like him. Tanggalin mo yun sa isip mo. I don't like Dane. I'm just pathetically in love with him. Baka nag-overdrive lang ang imaginations ko. Wika ni Yani. Mukha nga eh. Mabuti pa matulog ka na lang sa itaas. Ako na magpapatay ng ilaw pagkatapos ko dito. And by the way, congrats sa engagement niyo ni Vito. Thanks. Hana's vacation officially started that beautiful Monday morning. Dapat ay inaasikaso na niya ang pagliliwaliw sa Bora Bora. Pero wala siya sa mood na gawin iyon. Of all the things, she ended up cleaning her room. Wala ka bang pasok, Hana? Tanong ng kanyang ina. Wala, Mama. Nakalib ako ng 3 months sa PR firm. Ikaw? Magbabakasyon sa trabaho ng 3 buwan? Sigurado kang kaya mo yun? Bakit gulat na gulat kayo, Mama? Eh, napaka-workaholic mo. Gusto ko nang isipin noon na nakatali ka sa kumpanya nyo dahil kahit holiday, hindi mo pa rin maiwan-iwan ang mga trabaho mo. Ganun lang talaga ako, Mama. Kapag pinapasok ko ang isang bagay, hindi ako kontento nang hindi ibinibigay ang best ko. She was not exactly a perfectionist. She was just dedicated in everything she did. Kung ganyan din naman palang nagbabakasyon ka ay huwag ka nang magpakapagod. Ako nang magtutuloy dyan. Inagaw sa kanya ng ina ang walis tambo. Magpahinga ka na lang o maghanap ka ng mapaglilipangan. Sinunod ni Hana ang ina. Kumuha siya ng paperback pero mabilis siyang nabore sa pagbabasa. Nanood siya ng isang old movie sa cable pero nakakawalang gana rin iyon. Ha? Mukhang may point si Mama. Parang hindi ko yata matatagalan ng ganito sa loob ng 3 months. Pero kailangan niya iyong kayanin. Hindi siya maaaring bumalik sa PR firm dahil nandoon ang lalaking dapat na niyang kalimutan kung nais pa niyang maging maligaya. Kung bakit naman kasi napagdiskitahan pa ng kanyang puso na tumibok para kay Dane. Kung bakit kasi tinitake over pa ng binata ang JT, mula sa mga magulang nito. Nakilala pa tuloy siya nito. That's enough. Hindi mo siya makakalimutan kung siyang isipin mo. Sabi niya sa sarili. Pinilit ni Hana na pagtiyagaan ang palabas sa TV. Laking tuwa niya nang sumapit ang hapon. Nagtungo siya sa G-spot. Sa malas, siya ang unang dumating. Wala rin tuloy siyang makausap. Pero at least, marami siyang magagawa roon para ilayo ang isip kay Dane. Ibinaba niya ang mga silya nang mapansin ang babaeng sumisilip sa nakasarang pinto. Kinawayan siya nito. Binuksan ni Hana ang pinto. Sarado pa kami, miss? Oo nga eh, akala ko tulad kayo ng ibang bar and restaurant na nagbubukas na before 12 para mag-serve ng lunch. Wika ng babae. Anyway, alam ko hindi mo ako kilala. I'm Ina. Inilahad nito ang kamay. Ikaw ang pinsan ni Dane? Yep, nasa party ni Doña Halina rin ako last night kaya huwag ka nang magtaka kung bakit kilala kita. Hindi ko nga lang nakuhang lumapit sa inyo ni Dane sa party. Hinahanap ko kasi ang boss ko para mapag-usapan ang pagre-resign ko. Kusa nang pumasok ang babae sa G-spot at naupo sa bar.
I'll have a martini, please. Ayos din ito, ha. Sinabi na nga niya na hindi pa sila bukas. Nakuha pang umorder. Mukhang ito ang tipo ng babaeng sanay na nakukuha ang gusto no matter what the circumstances were. Hindi kami nagsiserve ng alcoholic drinks. Wika ni Hannah. Really? Ngayon ako naka-encounter niyan sa isang bar and restaurant. Anyway, ano bang ino-offer niyo dito? Mocktails. Ginawan niya ito ng cherry fizz. Tinikman iyon ni Ina. Masarap naman pala. In fact, mas masarap pa ito sa cocktails na natikman ko noon at hindi pa nakakalasing. Hindi magiging foggy ang utak ko. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Nalaman ko sa pinsan ko, syempre. Tumana ko sa JTA kanina. Nandun nga rin sina Tito at Tita. Pinag-uusapan nila ang kasal niyo, Nick Dane. Kung may iniinom lang si Hannah ay baka nasa mid na siya. Pinag-uusapan nila ang kasal namin ni Dane? Bakit hindi pa rin tinatama ni Dane sa pamilya niya na hindi kami totoong engage? Huwag kang magtaka kung excited man sila Tito at Tita sa kasal niyo ni Dane. Wala kasi silang ibang magawa since mag-retire na sila. This is really good. Pwedeng pahingi pa ng isa? Ginawan niya uli nang maiinom ang babae. Alam mo, maswerte ka kay Dane. Matino ang pinsan kong iyon. Uwi ka ni Ina. Hindi masabi ni Honey na hindi siya maswerte. Bagkos ay malas siya sa pag-ibig kay Dane na ilang taon nang pahirap sa kanya. Bigla niyang nahiling na sana ay may beer sila roon na maari niyang malaklak ng mga sandaling iyon. Of course, sa'yo ko lang masasabi ang mga salitang yun dahil si Dane lang ang alam kong lalaki na maski paano ay karapat-tapat sa atensyon ng isang babae. Pero, curious lang ako, paano mo nakuha ang interes ng huling matinong bachelor sa mundo? Actually, I haven't. Hinagod siya ng tingin ni Ina. You look very feminine. Isa siguro yun sa mga nagustuhan ni Dane sa'yo. According to Tito and Tita, ikaw ang pinakamagaling nilang PR account executive sa JTA, Beauty and Prince. The perfect trophy para sa isang lalaki. Now I get it. I have to show him na hindi ako threat sa authority niya. But rather, makakatulong pa ako sa pagpapalakas ng kapangyarihan niya. Who are you talking about? Pang-aabala ni Hannah sa pagmomonolog ni Ina. A very good-looking jerk. Nag-ring ang cellphone nito. Oh shit, gotta go now. Wait, can I get your number? Sigurado ko na marami pa kung matututuhan sa'yo. Ibinigay ni Hannah ang contact number kay Ina. I'll call you up. Nag-iwan si Ina ng pera para sa mga nainom bago umalis ng restaurant. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakatapak si Hannah sa Royal Subic Sports Club. Sumisikat na recreational sports center iyon. Pero wala siyang intensyong magpa-member doon dahil wala naman siyang hilig sa sports. Naroon lang siya dahil nag-request si Ina na magkita sila sa lugar na iyon. Nandito na ako, where are you? Tanong ni Hannah nang tawagan si Ina. I'm so sorry, malilate ako ng 20 to 30 minutes. Pero pinapaabangan na naman kita kay Dane para hindi ka mainip. Hanapin mo na lang siya dyan kung hindi mo siya makita. Nandito si Dane? Itinatanong palang iyon ni Hannah ay namataan na niya si Dane na palapit sa kanya. Yep, I told him na magpupunta tayo dyan. Ouch! Pangalawang beses na yan, Hannah. I have to hang up now. Sorry. Biglang ang nawala si Ina sa kabilang linya bago pa niya matanong kung ano ang nangyari o nasaan ito. Was that Ida? Tanong ni Dane. Yes. I'm surprised again that you're still in the country. But don't get me wrong. I'm happy to see you. Tinatamad pa kasi akong asikasuhin ang pag-alis ko. Ikaw, bakit ka nandito? Manunood ako ng game. Hindi ko yun mapapalagpas dahil championship yun. Umabsit ka rin pala sa office? Oo naman, Miss Lagdameo. Mas maraming beses kaysa sa iniisip mo. Sinasabi ko lang sa inyo noon na may appointed ako pero ang totoo ay tumatakas lang ako para makapanood ng live games. Hindi maiwasan ni Hannah na tumawa sa sikretong ibinahagi ni Dane. Nang tingnan niya ang binata ay nakangiti nito habang nakatingin din sa kanya. He looked pleasantly bright and fresh that morning. Casual lang kasi uli ang ayos nito.
Nakikita rin niya ang excitement ni Dane sa championship game na binanggit kanina. It made him look more human in eyes. 2 years ko na siyang boss. I've been loving him for a long time too. Pero kamakailan ko lang nalaman na isa sa mga passion niya ay ang sports. Kung kahapon ay hindi na makapaghintay si Hannah na makalimutan at matanggal si Dane sa sistema niya, now she wanted to know more about him. Hindi naman siguro masama kung pagbibigyan niya ang sarili kahit ngayon lang. Anong oras pa mag-start ang game na yan? Tanong niya. Any moment now? Paano yan? Malilito ang dating ni Ina. Pasusundarin ko na lang siya sa arena. Alam naman niya kung nasaan yun. Dito ka ba naglalaro ng golf at target shooting? Only target shooting. Walang golf course dito. Weird. Sa dinamirami ng sports, bakit golf pang wala dito? Wala raw yung challenge ayon sa mga may-ari ng sports club na ito. But I disagree. Challenging din ang golf. Para na rin isang resort ang kinaroroonan nila. Bukod kasi sa sport facilities na nasa isang gusali, mayroon din doong mga restaurant, coffee shop, at iba pang mga establishmento. Ayon kay Dane, pwede rin mag-check-in sa mga suite doon. Ang kinabayan lang ng Royal Subic Sports Club sa totoong resort, sa halip na naka-swimwear ay nakapang-exercise outfit o jersey uniform ang mga taong nakakasalubong nila. Naglalakad sila ni Dane sa isang architectural masterpiece na arena ang pangalan. I forget to tell you, ice hockey ang game na panunuorin natin. Wika nito pagpasok nila sa isang malaking pinto. Namangha si Hannah nang tumambad sa kanyang paningin ang world-class ice hockey rink. Wow! This is the first time na makapanood ako ng ice hockey game. It looks... Ngumiwi siya nang mag-collide ang dalawang hockey players sa rink. Intense! Kaya lang talaga ang larong ito. Naghanap sila ng mauupuan. Kings at Counts ang teams na kasalukuyang naglalaro. Matagal na raw matindi ang rivalry ng dalawang team ayon kay Dane. Base sa napapanood ni Hannah, mukhang totoo nga iyon. Ilang beses nang nagkaroon ng balyahan sa rink. At dahil yelo ang binagsakan ng mga player, nai-imagine na lang niya kung gaano nakasakit ang katawan ng mga ito. Nasa second period na ang game nang dumating si Ina. Who's winning? Hinihingal na tanong ng babae pagkaupo. Wala pa. 0-0 pa ang score. Tugon ni Hannah. Napansin niya ang suot na floral dress ni Ina. Pang Victoria's Secret model ang ayos ng buhok nito at may manipis na makeup. Kadugo pala talaga ni Dana ang babae. Ang ganda kasi nito. Nagtalunan ang mga tao nang sa wakas ay maka-goal ang Kings. Pati si Dane ay tumayo at sumigaw. Nagulat si Hannah. Ngayon lang kasi niya nakita ang binata na nag-ingay ng ganoon. Huwag ka nang umasang mapapansin pa tayo ng isang yan kapag ganito nakainit ang game. Mukhang alam nito na bisyon ni Dane ang panunood ng live games. I heard you, Ida. Uwi ka ni Dane. Hinilikan nito si Ina sa pisngi. It's nice to see you here again, Gus. Parang nais nang paniwalaan ni Hannah ang sinabi ni Mr. Alcazar na sweet talaga si Dane. Ang binata lamang kasi ang kilala niyang lalaki na humahalik sa pisngi ng pinsan na babae bilang paraan ng pagbati. Mas nagiging intense pa ang laro habang patagal ng patagal. Pero mas nag-i-enjoy si Hannah sa panonood kay Dane. Napakalayo kasi talaga ng binata sa seryosong boss na nakasanayan niya sa JTA. She was tickled pink to see this exuberant side of him that he had never shown to anyone in the office before. Natutokso na nga siyang kunan ng video ang binata upang may remembrance siya ng pagiging magulo nito. Natapos ang game nang hindi naman talaga iyon masyadong pinagtutuunan ni Hannah ng pansin. Like everyone else, Dane was cheering for the winning team. The Kings won the championship. Sana napaganda nun ang mood ni Dale para hindi na ako mahirapang kausapin siya. Wika ni Ina habang nagkakaingay pa rin ang lahat sa ice hockey rink. Who's Dale? Tanong ni Hannah.
hindi niya alam na mayroon palang personal na kakilala si Ina sa mga hockey players na naroon. The captain. Nagkaroon ng maiksing awarding ceremony. Hindi nga yata tama na tawagin iyong ceremony dahil napaka-informal niyon. Some of the players from the winning team grabbed the trophies under a table while the losing team were booing and giving them thumbs down sign. The tall and lean guy na dalawa ang dinekwat na trophy, that's Dale. Imporma ni Ina kay Hana. Malino naman na siya uli ang leading scorer at MVP this season. Pagtatanggol ni Dane sa lalaking tinutukoy ni Ina. Puntahan natin si Dale para makongratulate ko siya. Iyaya ng binata sa kanila. Kumunot ang noon ng lalaki habang tinitingnan siya. May ibinulong si Dane rito. Doon lang muling umaliwalas ang mukha ni Dale. Thanks, beautiful. I'm Dale. Like the outfit. Tinapik ng malakas ni Dane si Dale sa likod. Treat us, Dale. That hurts, man. Dale grumbled. Kanina ka pa nakikipagsalyahan, ngayon ka lang nakaramdam ng sakit. Hindi ko lang ipinapakita sa counts na sumasakit ang katawan ko gaya nila. But sure, I'll treat you lunch. I need some sustenance after that grueling match. Reno Cafe ang pangalan ng restaurant na pinuntahan nila. Pagbalik ni Dane ay may dala na itong ice pack. Ipinairam ito sa akin ng chef. Hiningi ng binata ang binti ni Hana na nasaktan ng hindi sinasadya kanina. Buong ingat itong idinampi ang ice pack sa namumulang bahagi niyon. You're in love, Dane? Wika ni Dale. Of course they're in love. Kaya nga sila magpapakasal. Pakli ni Ina. Parang ngumiti ang puso ni Hana. Pero ang pananahimik ni Dane ay naging paalala rin agad sa kanya na walang katotohanan ang sinasabi ni Dale gaya ng hindi totoo ang paniniwalaan ni Ina na magpapakasal sila ng pinsan nito. She sighed. Bakit ba hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na mamahalin siya ni Dane? Ang akala ba niya ay nagkasundo na sila ng sarili niya na hindi na iyon mangyayari kahit kailan? Does it still hurt? Tanong ni Dane kay Hana. Not anymore. You can stop doing that now. Binawi na niya ang binti at umayos ng upo. Mabuti na lamang at inihatid na ng waiter ang drinks nila kaya may napagdiskitahan na siyang ibang bagay. Dale, mag-usap tayo after natin mag-lunch. Wika ni Ina. Dale suddenly became evasive. I don't know. I'm planning to celebrate my victory. Baka maging busy ako. Tumayo ang lalaki at lumapit sa bread case. Sinundan ito ni Ina. Nagtatanong ang mga mata na tinitingnan ni Hana si Dane. Ano ba talaga ang mayroon sa dalawang iyon? Kinukumbinsin ni Ina si Dale na bigyan siya ng posisyon sa Royal Brainchild Corporation. Royal Brainchild Corporation? Royal Subic Sports Club? Naipagkonekta ni Hana sa isip ang mga iyon. Don't tell me. Dale owns this sports club. Tama ka. Dale is the founder and chairman of RBC na nag-develop ng sports club na to. Ang akala ko ay member lang din siya dito gaya mo. Nabanggit niyang lumaki siya sa Canada. His mother is from Quebec. Filipino immigrant naman ang father niya sa Canada. Magaling sa ice hockey ang Canadians kaya ipinagbabalikin niya yun kanina. Ice hockey rin ang pinaka-popular na nilalaro sa sports club na to kaya nakita mo naman ang intense ng game kanina. Oo nga eh, parang akong nanonood ng international sports competition kanina. Tumahimik si Dane. Kung nakahanap ka ng sports na mapaglilibangan, pwede kang mag-start dito. Ipaalam mo lang sa akin para masamahan kita. It's okay, ngayon pa lang ako nagpoprotesta na ang mga buo kong pag-workout. Tanggi ni Hana. Siguro kapag nakalimutan na kita, saka na ako didikit sa'yo. Sa ngayon, parang hindi ko yun kayang gawin nang hindi nag-aalala na baka mas lumalim pang nararamdaman ko ito sa'yo. Ang sabi ng kanyang isip. Lumapit sa mesa nila ni si Dale. Hiramin ko muna saglit ang kaibigan ko. Wika nito kay Hana. Hinila nga nito si Dane palabas ng cafe. Bumalik sa mesa nila si Ina. Dahil sa inis ay nahila ng babae ang Victoria's Secret model hairdo. Pinapahirapan talaga ng lalaking yan, no?
Napahiyaw ito nang matamaan ang paso sa likod ng tenga. Mabuti pa, lagyan ko muna ito ng ointment. Dito ka muna, Hana. Maya-maya naman ay bumalik si Dane. Umalis si Hina. Imporma ni Hana habang kumakain. Tumakas na rin si Dale. Tiningnan nito ang mga pagkaing dinala ng waiter. Tayong dalawa na lang palang ubos ng mga yan. Pagkatapos mag-lunch ay tinanggap ni Hana ang imbitasyon ni Dane na ililibot siya sa Royal Subic Sports Club. Ayon sa binata, ay marami pang mas magagandang makikita sa outdoor sports area ng sports club. Ngunit aminado siyang hindi iyon ang habol niya kaya siya pumayag. Nais lamang niyang samantalahin ang nalalabing mga oras na araw na iyon na makakasama ang binata. Hindi nagkaroon at hindi na magkakaroon pa si Hana ng pagkakataon na ipakita at iparamdam kay Dane ang nilalaman ng kanyang puso. But at least, she knew that she would have that day. Kapag matanda na siya at mayroon ng mga apo, masasabi niya sa mga ito na kahit hindi sila nagkatuluyan ng first love niya, ay mayroon din naman silang magandang alaala. Nang malaman ko na brainchild ni Dale ang place na ito, naiintindihan ko kung bakit walang golf course dito. Hindi ko ma-imagine ang isang dynamo na gaya niya ang maglalaro ng golf. Baka sipain niya ang golf ball. Wika ni Hana kay Dane. May pagkaipra nga ang isang yun. Mainit na ba para sa'yo? Ikukuha kita ng payong kung gusto mo. Hindi na kailangan. Malilim naman dahil maraming puno dito. Tama nga talaga si Mr. Alcazar. Hindi lang sweet si Dane, thoughtful din. Tila sinadya lamang noon ni Hana na hindi pansinin ang magagandang katangian ni Dane. Itinanim niya sa isip na slave driver, tuod at robot ang binata. Taktika lang pala niya iyon para hindi na magustuhan si Dane bilang isang lalaki. Pero nagtagumpay naman ba siya? Hindi. Dahil hanggang ngayon ay pinoproblema pa rin niya kung paano makakalimutan ang binata. Kaya parang kahangalan na isipin pa ni Hana na pagkatapos ng 3 buwan na magbakasyon ay babalik na sa dati ang kondisyon ng kanyang puso. Noong hindi pa niya ito nakikilala at hindi pa niya alam kung paano magmahal. Paano ba naging ganoon kakomplikado ang buhay niya? Ah, oo nga pala. Na-inlove siya. Iyon lamang ang nag-iisang paliwanag doon. I want to tell you something. Wika ni Hana. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Hindi na ako babalik sa PR firm. Total, hindi naman niya makakalimutan si Dane pagkalipas ng 3 buwan. I-extend na niya ang taning na ibibigay niya sa sarili. Siguro, sapat na ang 3 years. O kung hindi pa rin, 5 years. Mahabang panahon na siguro iyon para magising siya sa kaibangan sa binata. She has had to endure 5 long years of living without seeing and talking to him. Pagkatapos niyon ay tuluyan na itong mawawala sa kanyang sistema. Hopefully, and with any luck, humarap sa kanya si Dane. What are you talking about? Magre-resign na ako. Why? Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Nagsasawa ka na ba? Kakatuwa ang ekspresyon ni Dane. He seemed confused, sad, and happy all at the same time. Kung puro kalungkutan lang sana ang nabasa ni Hana sa mukha nito, baka magbago pang isip niya. Sa isang banda, sanay na rin naman siya na mabigo at hindi makuha ang mga bagay na inaasa mula sa binata. Kaya hindi na rin siya na-disappoint na hindi ito 100% nalulungkot sa ibinalita niya. Hindi naman sa burned out na ako. Actually, naghahanap na ako ng mga bagong challenge. Bala ko mag-apply sa ibang company. Inalis ni Hana ang tingin kay Dane dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito habang nagsisinungaling. Sorry kung bigla ng pagsasabi ko nito sa'yo. Ayaw ko lang napatuloy mong pinaliniwalaan na makakabalik pa ako sa PR firm pagkatapos ng leave na ibinigay mo sa akin. So, nangyabot mo sa akin ang request letter na iyon. Ikinukonsidera mo na ang pag-alis ng permanente sa GTA. Parang may bikig sa lalamunan ng binata. Oo. Hana lied again. Ang tanging dahilan kung bakit vacation request letter at hindi resignation letter ibigay ko sa'yo ay dahil nagsiguro muna ako. Hindi ko pa naman kasi alam kung matatanggap ako sa company na pinupuntiri ako. But so far,
Mukhang malaki naman ang chance na kunin nila ako. Tinawagan na ako ng isa sa mga big boss doon. Hindi lang pala si Dane ang magaling na storyteller, kundi pati na rin siya. Ganoon siguro talaga ang mga taong desperado. Biglang nagkakaroon ng talent. Hindi ko ba mababago ang isip mo? No. Kahit offeran kita ng raise at promotion? No. Hindi mataas na sweldo o posisyon ang habol ko. Gaya ng sinabi ko sa'yo, ang kailangan ko ay bagong challenge sa trabaho. Makikita ko lang yun sa bagong working environment. Hindi mo ba mamimiss ang mga pagtatalo natin? Wala ka bang makakadebate sa kumpanyang yun kapag umalis ka na ng GTA? I doubt that. Ang mga ambisyosang career woman, madaling makakahanap ng taong katulad nila ang likaw ng bituka. I won't miss you at all. Naupo si Dane sa malaking bato sa lupa at yumuko. Naupo rin si Hannah, na magitan sa kanila ang mahabang katahimikan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng binata. Sa parte niya, minamanmanan lamang niya ang tahimik na sandali habang naroon ito malapit sa kanya. Five years kung hindi makikita ang lalaking to na nagpapatibok ng ganito kabilis sa puso ko tuwing nasisilayan ko ang mukha niya o naririnig ko ang boses niya. Sana lang ay kayanin ko yun. Ang sinasabi niya sa kanyang sarili. If that's what you really want, Hannah, hindi kita pipigilan sa mapangarap mo. Although she felt like someone was tearing her heart apart, Hannah could not help but smile. That's the first time you called me by name. Mas yumuko si Dane. Was it? Yes, but I guess that's because hindi na natin kailangan masyadong magpakapormal sa isa't isa dahil hindi na kita boss. Pwede na rin kitang tawaging Dane. He looked up at her. Nagulat pa si Hannah dahil nasa mga mata ni Dane ang inasam na makita sa mga iyon kanina. Pure sadness. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig kong sinambit mo ang pangalan ko. I like hearing you say my name. Same here. Huwag kang mag-alala. Bago tayo maghiwalay, ilang beses mo pang maririnig na tinatawag kita ng pangalan mo. Dane. Pagbibiro niya, may nakita si Hannah na lalaking mukhang gerilya na tumatakbo. May hawak itong malaking baril. Dahil sa takot ay naitapon niya ang sarili kay Dane. NPA! Sigaw niya. Dane put his arms protectively around her. Luminga ito sa paligid. Oh, that. Naglalaro lang yan ng paintball. Nandito tayo sa playing area nila. Nagtatago siya sa mga kalaban niya. Napahiya si Hannah. Akala ko totoo talaga ang baril niya. Dapat ay kumalas na siya kay Dane nang malamang wala naman pala sila sa panganib. But every fiber of her being wanted to cling to him even just for a little more while. Nag-isip na lang si Hannah ng idadahilan kung bakit hindi pa rin siya bumibitiw sa binata. Thanks for everything, Dane. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng natutunan ko sa PR firm. I'll never forget you too, Hannah. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyayari. Nararamdaman na lamang niya ang pag-angat ni Dane sa kanyang mukha at ang paglalapat ng kanilang mga labi. She was shocked not because he was kissing her, but because she recognized the taste of his mouth. And the way he kissed her as much too familiar. Nanlalaki ang mga matang itinulak ni Hannah ang binata. Hannah, ay! Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito. Sapat na ang mga nalaman niya. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palayo kay Dane. Aray! Hannah cried. Sorry dear, masyado ka kasing stiff. Mas madali pang sukatan ang mannequin kaysa sa'yo. Wika ng designer na si Tony. Naroon silang magkaibigan sa shop ni Tony para sa final fitting ng bridesmaid dresses nila. Sa isang linggo na kasi ang kasal ni na Lenny at Mark. Ano bang problema mo at parang mas tense ka pa yata sa bride? Usisa ni Tonya habang may nakaipit na aspilis sa bibig. Kapag natusok lang uli siya niyon ay masasabunutan na niya talaga ito. Problema? Malaki. Wala akong love life at trabaho.
Mabibigyan mo ba ako ng mga yon para bumalik ako sa dating sarili ko? Kung trabaho lang, madali yon. Sa payat mo ngayon, pwedeng-pwede kitang kuning model. Pero sa boyfriend, hindi kita matutulungan dahil El Niño rin ako sa mga lalaki. Tumadagsa lang ang mga lumalandi sa akin kapag nagbubook ako ng models for my passion shows. Ang mga oportunistang yon, iniiwan ka ba ng boyfriend mo kaya ka nang nagkangiyayat? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend kahit kailan kaya mas masaklap ang buhay ko kaysa sa'yo. Narinig ni Hana ang malakas na anasam ng mga kaibigan nang lumabas si Lainey ng changing room. You look perfect, Lainey. Ang ganda talaga ng bridal gown niyan. Walang sinabi ang gown ni Kate Middleton nang ikasal siya kay Prince William. Sinabi ko naman sa'yo, Lainey, na hindi nagbago ang figura mo at hindi ka magkakaproblema sa fitting ng gown na ito. Ang sabi naman ni Tonya. Nag-gets ko na kung bakit nag-iimot itong kaibigan nyo. Inginuso ni Tonya si Hana. Nakapila na pala yata ang mga kasal nyo samantalang siya ay hindi pa nakakatikim ng pagmamahal ng isang lalaki. May pakiramdam ako na hindi ganun kasimple ang sitwasyon ng isang iyan at inililihim lang niya iyan sa amin ang lahat. Parungit ni Yani. Wala akong inilihim sa inyo. Wika ni Hana. Tatlong beses ka nang pinuntahan ni Dane sa G-spot pero hindi mo siya hinaharap. Dahil hindi ko na siya boss ngayon, hindi na niya hawak ang oras ko. Hindi mo kami maluloko na iyon lang ang dahilan. Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Dane? Bakit ka galit sa kanya? Hindi ako galit kay Dane. Wika ni Hana. Hindi ka nakakain at nakatulog ng maayos this past couple of weeks nang walang dahilan? Tanong ni Shay. Ay, oo, hindi pala. Na-stress ako dahil wala pa akong nakukuha ang bagong trabaho. Bakit ka ba nag-resign sa PR firm in the first place? Akala ba namin ay nakapag-desisyon ka ng mabakasyon lang? Nagsasawa na ako sa pagmumuka ng mga kaopisina ko at sa pakikipagtalo sa boss ko. Huwag niyo na akong kulitin kung pwede lang. Nagsitahimik na nga ang mga kaibigan ni Hana. Kahit makukulit ang mga ito, marunong pa rin naman silang rumispeto sa nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Janine, surprise! Nanigas si Hana nang marinig ang sigaw na iyon. Nanalangin siya na sana ay kapareho lang ng pangalan ng ina ni Dane ang kliyenteng dumating. Pero paglingon niya sa pinto ay nais niyang magpalamon sa sahig kung nangangain nga lang sana iyon. Hindi lang kasi ang mami ni Dane ang dumating sa shop, kundi maging ang binata mismo. Magpapagawa ko sa inyo ng wardrobe na gagamitin ko sa second European tour namin ni Theo. Alam mo naman na magkasundo ang taste natin pagdating sa mga damit. Natigilan si Mrs. Alcazar nang makita si Hana. Hana Lynn, it's nice to see you here. Lumapit sa kanya ang ginang at nakipagbeso. Look at you look so beautiful in that lilac dress. Kaya lang, bakit parang pumapayat ka yata? Hindi ka ba hiyang sa pagbabakasyon? Sinadya ko po to. Nagda-diet po kasi ako. Abay kasi ako ng kasal ng kaibigan ko. Pagdadahilan ni Hana. Uso nga pala sa mga babae ang ganyang figure. Nang muling tingnan ni Hana si Dane ay nakita niyang pinag-aaralan din ito ang kabuuan niya. Inalis din agad niya ang tingin sa binata. Mula kasi nang malaman niya na ito ang lalaking humalik sa kanya sa stadium ay mas nakakaturete na ang reaksyon ng kanyang puso. Baka sa sobrang pagkakaturete ay makalimutan pa niya naggalit siya rito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya hinarap ang binata sa tatlong pagkakataon na sinadya siya nito sa G-spot. Napansin ni Mrs. Alcaraz ang nakatayong si Lainey. Oh wow, napakaganda ng try di boda mo, hiha. Thank you, ma'am. Wika ni Lainey. Thank you, Janine. Wika rin ni Tonya dahil recreation nito ang pinuri ni Mrs. Alcazar. Pwede bang ikaw na lang din ang mag-design ng gown ni Hanelin kapag ikinasal na sila ni Dane, Tonya? Alright, bakit hindi natin pagplanuhan ngayon ang magiging design ng wedding gown ni Hanelin? Total, ay narito na rin tayo lahat. Sina Hana at Dane ikakasal? Nalilitong tanong ni Tonya. Maya-maya ay mukhang naalala nito na maging professional kaya kinalimutan na muna ang curiosidad sa bagong chismis na nasagap
I mean, sure. Hindi ko mapapahindian ang request ng long-time client ko. Hannah was flabbergasted. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin itinatama ni Dane ang maling paniniwala ng pamilya nito na engaged silang dalawa? Pero nakadama siya ng hiya nang maalala na suot pa rin niya ang singsing na ibinigay ni Dane noon. For some reason, hindi niya mahubad-hubad ang singsing mula nang ilagay yun ng binata sa kanyang daliri. Parang hindi rin niya kayang isauli ang singsing. Iniisip pa lang niya ay parang maiiyak na siya. This ring is mine. Kahit wala itong kahulugan para sa kanya, para sa akin ay malaga ito. Lumapit sa kinatatayuan niya si Dane. How are you? Tanong nito. I'm good. You look great. Ikaw ba talaga ang binata? Namayat na nga siya ng dahil dito. Nakuha pa siyang purihin. O parte ba rin iyon ng palabas? Ang nakakainis, inakala noon ni Hannah na naipit lamang sila sa sitwasyon ng magpanggap silang engage. Iyon pala ay pinaglilihiman at pinaglalaroan lang din siya ni Dane gaya ng ginawa sa pamilya nito. Manuloko? Ang sabi ko nga sa kanya ay pwedeng-pwede na siyang fashion model ngayon. Wika ni Tonya. Ito ba ang bagong career na binanggit mo sa akin noon na gusto mong pasukin? Modeling? Tila pagbibiro ni Dane. I think we have to go. Naiinip na ang mga kaibigan ko. Wika ni Hannah. Mabuti na lamang at kasangga pa rin niya ang mga kaibigan sa lahat ng oras. Nakiayon ang mga ito sa kanya. Yeah, may iba pa kaming pupuntahan pagkagaling namin dito. Magbibihis na kami. Wika ni Lainey. Magpapalit na rin ako. Paalam naman ni Hannah. Alam ko na nakakasira kami sa plano niyo ng mga kaibigan mo. But please stay, Hanalyn. Wika ni Mrs. Alcazar. Excited na talaga akong i-discuss kay Tonya ang design ng magiging wedding gown mo. Hindi naman tama kung ako lang ang magde-decision sa bagay na yun. It's still your wedding gown. Makikilam ako pero dapat mo pa rin akong pigilan para hindi ako masyadong mag-carried away. Sinulyapan ni Hannah si Dane. He smiled at her. Buntikan na niyang masipa ang binata dahil hindi siya tinutulungang makalusot sa mami nito. Sige po. Napilit ang wika ni Hannah. Pero humanda si Dane sa kanya pagkatapos. Ihanda ko lang ang pusina ko. Sumunod na lang kayo doon. Wika ni Tonya. Mag-lunch na rin tayo pagkagaling natin dito. Ngayon pa lang kita makakasamang mag-lunch mula nang ma-engage kayo ni Dane. Suwestyon ni Mrs. Alcazar. Mukhang matatagalan bago makakawala si Hannah sa mga ito ng araw na iyon. Hindi niya maiwasang tapunan uli ng matalim na sulyap si Dane na mukhang tumalab naman dahil parang nakokonsensyang yumuko ang binata. Exeradong bumuntong hininga si Mrs. Alcazar. Hindi na ako magpapanggap. Alam ko na may tampuhan kayong dalawa. Kami ni Dane may tampuhan? Pagmamaang maanga ni Hannah. Sinabi sa amin ni Dane na may kasalanan sa sayo. Patawarin mo sana ang anak ko kung ano man ang nagawa niyang hindi mo nagustuhan, Hanalyn. Pinagsisisihan na naman niya yun eh. Sa katunayan, araw-araw ay nakikita kong anak ko na namomroblema kung paano ka makakausap. Hindi niya mabitiw-bitiwan ang cellphone niya. Gabi-gabi rin ay nagpupunta siya sa bar ng restaurant niyo. Sa pagkakaalam ni Hannah ay tatlong beses lang na nagparamdam si Dane sa kanya sa G-spot. Pero kung sinabi ni Mrs. Alcazar na gabi-gabi itong nandoon si Dane, ang ibig bang sabihin ay wala siyang kamalimalay na nasa labas lang pala si Dane ng G-spot ng nakalipas na mga gabi? Natural lang sa couples na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang malaga ay nagmamahalan kayo. I would really hate it kung hindi matutuloy ang kasal nyo nang dahil sa simpleng misunderstanding. Kaya ayusin nyo na yan habang maaga. Hindi nyo dapat pinapahirapan at sinasaktan ng isa't isa. Kinuha ni Mrs. Alcazar ang mga kamay nila at ipinagpatong. Hihilain sana ni Hannah ang sariling kamay, but Dane already grasped it firmly. Sa isang iglap ay nanghina siya. Lalo na nang dalhin nito ang kamay niya sa mga labi nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Naturally,
Nagwala ang kanyang puso na parang nais tumalon patungo sa binata. What is he doing? Why is he doing this to me? That's more like it. Nakangiting wika ni Mrs. Alcazar. Lumabas na ang mga kaibigan ni Hannah. Napansin namang ito na hawak-hawak ni din ang kanyang kamay. Well, we're guessing na magpapaiwan ka dito, Hannah? Tanong ni Anna. Ano, meron lang kaming aayusin. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Wika niya. Alright, bye. Pagkaalis ng mga kaibigan niya ay pumasok na silang tatlo sa opisina ni Tonya. Hindi pa rin binibitiwan ni Dane ang kanyang kamay. Sa tabi niya naupo ang binata. Halos si Mrs. Alcazar na lang ang naka-brainstorming ni Tonya tungkol sa pagiging design ng kanyang wedding gown. Patango-tango lang siya kapag may humihingi ng kanyang opinyon. In all fairness, nagugustuhan niya ang mga ideya ni Mrs. Alcazar. Parang hindi siya mangingiming isuot ang wedding gown na binubuo ng ginang at ni Tonya. Pero walang kasalang mangyayari kaya sayang lang yan. Malungkot na sabi ni Hannah sa isip. I'm sure that wedding gown is going to be so gorgeous. Excited na wika ni Mrs. Alcazar. Oh naman, hindi ako gagawa ng gown na hindi masisiyahan ng isang kliyente ko. Siya nga pala, kailan ang date ng wedding? Para naman alam ko kung kailan ko ito pauprohin. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Tonya kina Hannah at Dane. Well, let you know. Wika ng binata. Oo nga, tatawagan na lamang kita, Tonya. Depende pa kasi yan sa schedule na makukuha namin sa simbahan na pagdadarausan ng wedding ceremony. Basta, unahin mo na yung wedding gown ni Hannah kaysa sa mga damit ko. Next time na lang siguro kami babalik ni Theo sa Europe. Wika ni Mrs. Alcazar. No problem, Janine. Order na ako ng mga materyales sa suppliers ko. Lumabas na sila ng opisina ni Tonya. I'm sorry pero hindi na ako makakasama sa inyong mag-lunch. Wika ni Hannah. Sayang naman, Iha. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Pasensya na po talaga, ma'am. Pero gusto ko sanang makausap ng salilinan si Dane kung hindi niyo mamasamain. Go ahead. Sasasakyan na lamang kita, hihintayin, Dane. Iniwan na sila ni Mrs. Alcazar. Bakit hindi mo prinsin na sabi sa pamilya mo ang totoo na nagpapanggap lang tayo noon? Ipinasok ni Dane ang mga kamay sa bulsa ng pantalon nito. Noon lamang tumimo kay Hannah ang mga pagbabagong naganap sa binata. Kaya niya, nangangayayat din ito. At kung dati-dati ay palaging perpekto ang mga damit nito, ngayon ay parang hindi pinag-iisipan ang isusuot sa araw na iyon. Hindi kasi tugma ang kulay ng tie sa suit nito. How can I tell them the truth? They were so happy that we're getting married. But we're not. Dapat mo lang yung linawin sa kanila. I still don't know how to tell them. Anong gusto mo? Ako pang magsasabi sa kanila na wala tayong naging relasyon? No, Hannah. Tungkol sa paghali ko sa'yo. Saan? Sa stadium o sa Subic? Don't worry. Hindi mo na kailangan ipaliwanag sa akin alinman sa dalawang yun. The first one, you did it for fun. Well, I hope you had your fun. The second one, ginawa mo yun para subukan kung mababago bang isip ko tungkol sa pag-resign ko sa PR firm. Well, it didn't. End of discussion. You got it all wrong, Hannah. Hindi ko intensyong paglaruan ka. Nakakita ako ng opportunity na alikad ka sa stadium nang hindi mo ako nakikilala and I grabbed it. Sige, hindi mo ako pinaglaruan. Sinamantala, pinaglihiman at pinagmukha mo lang akong tanga. Dahil gaya ng mga sinabi mo, hinalikan mo ako knowing that I wouldn't be able to recognize you. Itinago mo yun sa akin sa office at umakto ka na parang wala lang. It wasn't amusing. I'm sorry, you're right. May mali rin ako, pero nang nasa Subic tayo. Let's not discuss that subject anymore. Pointless din naman dahil tapos na yun. Wala akong mapapala kung patuloy ako magagalit sa'yo nang dahil doon. Pinapatawad mo na ba ako? Oo. Kalimutan na lang natin ang mga nangyari. I'm moving on with my life and you should do the same thing. Kaya importanteng maipaalam mo na sa family na walang namamagitan sa atin. Putulin na natin ang mga connection na mayroon tayo.
Hannah felt like she just punched him hard in the face. May bumalate kasing sakit sa mukha ni Dane dahil sa sinabi niya. Or perhaps, she only imagined it. I hope I made myself clear. Bye. Tumalikod na si Hannah at pumasok sa changing room upang makapagpalit na rin ng damit. Pagtapak pa lamang ni Hannah sa World Trade Center ay parang nais na niyang umatras. Wala kasi siya sa mood na makipag-mingle sa business leaders at executives na naroon. Ngunit hindi naman maaaring Indianin si Mr. Padilla na isang insurance executive at posibleng maging future boss niya. Inilibot ni Hannah ang paningin pero hindi niya makita si Mr. Padilla sa napakaraming taong naroon. Maiinis na sana siya pero naiintindihan din naman niya kung bakit sa event na iyon pa nito piniling isagawa ang pag-interview sa kanya. Siguradong nais lang ni Mr. Padilla na subukan kung may binatbat siya pagdating sa pakikipag-usap sa mga matataas na tao. Hey, Hannah! Napatingin si Hannah sa direksyon kung saan nagmula ang boses ng tumawag sa kanya. It was Waldron. Bigla ay nagsisi siya na hindi pa umalis doon. Hi Hannah, it's nice to see you again. Nakangiting wika ni Liana na sumulpot sa tabi ni Waldron. Mas gumanda pa ang babae ngayon, white silk dress at high heels ang suot. Nice to see both of you too. Wika ni Hannah. Please, huwag niyo akong tatrungin tungkol kay Dane. Hirap na akong alisin ng lalaking yun sa isip ko. Where's Chelsea? Nasa Kalawad. May pasok siya sa school. Uwi ka ni Waldron. I see. Hinahanap ko si Mr. Padilla ng Bright Life. Imporma ni Hannah sa mag-asawa. Naibigay rin pala yan sa'yo ni Dane. Nakatingin sa singsing niya si Waldron. Nung naroon kayo sa farm, ay pinaproblema pa ni Dane kung paano niya yan ibibigay sa'yo. Oo. Naiwan ko kasi ito sa bahay niya. Tama ba na sinabi niya iyon? Dapat yata ay itama na lang ni Hannah kay Waldron na hindi naman talaga sila engaged ni Dane para wala na siyang problema pa. Pero paano naman niya ipapaliwanag dito kung bakit suot-suot pa niya ang singsing? Isa pa, baka mawala sa JTA Public Relations ang Wholehearted Foods account kung aamin siya ngayon. Kahit hindi na siya konektado sa JTA ay malaki pa rin naman ang utang na loob niya sa kumpanya. You don't have to make up stories anymore, Hannah. Alam ko ng totoo na nagpapanggap lamang kayo noon ni Dane. Wika ni Waldron. Nagulat si Hannah. Alam na pala nito. Pero bakit hindi ito galit? Si Dane pa nga ang nagtapat sa akin nang magkausap kami sa farm. Naitanong kasi niya sa akin kung paano ako mag-propose kay Liana. Pagkatapos ay inamin niya sa akin ang totoo na wala kayong relasyon and for the longest time ay nais niyang mag-confess ng nararamdaman niya sa'yo. I wanted to help him kaya nang magkita kami ni Ina ay ipinalam ko sa kanya ang tungkol sa relasyon niyo ni Dane. Hindi nga lang ako sigurado kung nakatulong kay Dane ang pagdamay ko sa pamilya niya sa paglabas niyo kung nagkagulo lang ang ginawa ko. Nakabukas ang bibig ni Hannah habang nakikinig kay Waldron. Malapit na yatang mag-overload at mag-malfunction ang utak niya. You're speechless, Hannah? Puna ni Liana. Hindi ko lang maintindihan kung bakit humabi pa si Dane ng ganong istorya gayong mayroon na kaming ibang napag-usapan bago kami nagpunta sa Tolentino Farm. Wika ni Hannah. Hindi gawa-gawa lang ni Dane ang sinabi niya na matagal ka na niyang minamahal at gusto niyang mag-propose ng totoo sa'yo. Naniniwala ako na totoo ang lahat ng yun. Wika ni Waldron. Naniniwala rin ako na mahal ka ni Dane. Hindi ka na kailangan marinig ang kwento ng asawa ko. I only had to look at Dane's eyes when he was standing next to you to know that he was a man in love. Wika ni Liana. Sa tingin ko, alam mo na rin hindi lang yung gawa-gawa ni Dane pero pinipigilan mo ang sarili mong maniwala. Why, Hannah? Nais niyang maiyak sa mga nalaman, but instead, a hearty cackle escaped from her throat. Dahil ayokong umasa at mabigo na naman sa nakakainis na lalaking yun, na inaakala kong hindi nakakapansin sa akin sa mahabang panahon. Kung ganoon, mahal mo rin siya. Wika ni Liana na ikinatuwa ang nalaman. Matagal na rin.
Tiningnan ni Hana ang singsing sa kanyang daliri. Sumuko na ako sa pagmamahal ko sa kanya, pero hindi ang puso ko na naniniwala na may kahulugan ang singsing nito sa aming dalawa. Kaya naman pala, hindi niya yun mahubad kahit isang segundo. Excuse me, paparusahan ko lang ang nakakainis na lalaking yun na nagpapahirap sa akin. Iniwan na niya sina Waldron at Liana upang puntahan si Dane. Ngunit hindi na pala kailangang umalis ni Hana sa World Trade Center dahil bago pa siya makarating sa exit ay nakita niya si Dane na nakikipag-usap sa isang Chinese businessman. Kinalabit ni Hana ang binata. Mamang gwapo. Parang nahiya si Dane na nakita niya ito sa lugar na iyon. Sorry. Sorry? Saan? Nagtatakang tanong ni Hana. Nalaman ko sa sekretary ni Mr. Padilla na may appointment ka sa boss niya dito sa event. And although I know that you never want to see me again, I couldn't resist coming here. Balik mo bang isabotahe ang pag-apply ko ng trabaho kay Mr. Padilla? Heck no, I will never do such thing. I want you to be successful, Hana. Hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakahadlang sa pagkamit mo sa mga pangarap mo. Humalukip-kip si Hana. Too bad. Umaasa pa naman ako na sasabihin mong hindi mo gustong mapunta ako kay Mr. Padilla dahil gusto mo na nandun lang ako sa dating desk ko sa JTA. Nagulat si Dane. Gusto mong bumalik sa JTA? Tell me that story again. The one about the girl who convinced you took over your family business? Dane obliged her with a glint of pleasure in his eyes. I was 27 and still had a lot to learn in running a business, in living life, in loving someone. Anyhow, I saw this lovely girl working at her desk and in an instant, I was in love. Sadly, masyado siyang dedicated sa trabaho niya at isang boss lang ang tingin niya sa akin. But that was alright as long as I could see her every day. Umaasan lang ako na isang araw ay magsasawa siya sa corporate world at makukuha na niya akong makita bilang isang lalaki at hindi lang boss niya. Paano mo naman nasabi na isang boss lang ang tingin ko sa iyo nung panahon yun? Tanong niya. I invited you to dinner 2 years ago but you were not interested. Huh? Kailan yun? Walang maalala si Hana na naimbitan siya ni Dane na lumabas kahit kailan. Pagkatapos ng lunch ng bagong model ng wireless device na hinawakan mo. Binalikan ni Hana sa isip ang pangyayari. Parang lumapit nga sa kanya si Dane noon at may sinabi sa kanya nang mag-wrap up ng event. Pero dahil maingay at hindi niya masyadong naintindihan ang binata, kaya sininyasan na lang niya ito na may kakausapin siyang tao. You were asking me out that day? Hindi ko alam. Busy ako noon. Oo, nagpipretend kang busy dahil hindi mo alam kung paano ako tatanggihan. Hindi ah. Hindi talaga kita narinig. Hana could not believe that he was thinking that she knew all along that Dane was into her all this time and that she was just ignoring his feelings for her because he was just not her type. Not my type? Hindi pa siya nagsasalamin sa umaga? Walang hindi makakanat may type sa kanya? Besides, paano ka naman maisip na interesado ka sa akin in a romantic way? Palagi mo nalang akong tinatambakan ng trabaho. Hindi kita pinapahirapan sa trabaho, Hana. Ikaw ang kusang nagbibigay ng 110% po sa lahat ng ginagawa mo. Sa badanguli, nasanin lang ako sa ugali mong yun, kaya tumaas na rin ang expectation ko sa iyo. Hindi makontra ni Hana si Dane dahil tama naman ang binata. Kahit bago pa ito dumating sa JTA Public Relations, ay kinakarir na niya ang bawat project na hinahawakan. That was just how she was. But you've always treated me as an employee, not the woman you love. Sa katunayan, Miss Lagdameo ang tawag mo sa akin sa opisina samantalang si Naharet at ang iba nating kaopisina, tinatawag mo sa pangalan nila. Nagbaba si Dane ng tingin. Inamin ko, although hindi ako tutol sa pagsunod mo sa mga pangarap mo, that same dreams of yours put me in misery. Masaya ako tuwing nakakaroon ng accomplishments dahil alam kong napapasaya ka ng mga yun. Pero hindi ko kayang magkunwari sa opisina na masaya ako sa sitwasyon ko dahil ang totoo ay hindi ako kontento sa klase ng relasyon nating dalawa.
I want to be the man who connects with you in a personal level. But because you were not interested in what I had in mind for both of us, napipilitan lang akong panindigan ang pagiging employer mo. No matter how much I wanted to, I couldn't call you, Hanya. Dahil baka sumabog ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo sa sandaling gawin ko yun. Sa sabunutan na ba ni Hana ang sarili, nag-emot pa siya ng nakalipas na mga buwan na walang lalaking nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi naman pala yung totoo dahil ang nag-iisang lalaki na gusto niyang magmahal sa kanya ay minamahal na siya noon pa man. Tama si Joe, gaya ng nangyari dito at sa iba pa nilang kaibigan. Darating ang araw na madidiscovery din niya kung sino ang prinsipeng nakalaan para sa kanya. Matutuwa siya na hindi niya kailangang kalimutan ang unang lalaking minahal upang matagpuan ang prinsipe na iyon. She was glad that her prince was also the man that she loves now, dahil si Dane lamang ang lalaking nais niyang mahalin sa buong buhay. Sinabi mo na ba sa family mong totoo tungkol sa atin? Tanong niya. Sorry, I still haven't told them. I know it's crazy, pero may parte ko na gustong maniwala na magiging totoo pa rin ang kasal nating dalawa. May batayan ang kutob mo. Ipinulupot ni Hana ang mga braso sa leg ni Dane. Binigyan mo ako ng engagement ring kaya dapat mo akong pakasalan. I want to be your wife. Are you serious? Yes, I'm serious in love with you. Sorry sa lahat ng pagpapahirap ko sa iyo dahil sa kagaga. Hindi na naituloy ni Hana ang pagsusorry dahil siniil na siya ni Dane ng halik sa mga labi. Oh well, hindi na naman mahalaga ang mga paliwanag. Inamin na nila pareho ang damdamin nila sa isa't isa. Kaya nang burahin ng pagmamahalan nila ang lahat ng kadramahan na pinagdadaanan nila bago sila makarating sa tagpong iyon. Habang magkalapat pa rin ang kanilang mga labi, ay may nag-flash sa na-camera. The next day, hindi ang business conference sa World Trade Center ang na-feature sa mga diaryo, kundi ang love story nila ni Dane. Mga kaibigan, lubos pa ako nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pakikinig nitong ating kwento. Sana'y makakasama ko pa kayong muli sa mga susunod pa nating mga kwentong pag-ibig. Again, this is Delta Stories TV. God bless us all.